Chili, chili, gom, sakru gom, Hello guys, good evening. So once again, dito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapagpangalabot sa ating lahat. So before anything else, gaya na palagi kong ginagawa, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig sa akin ngayon. Maraming salamat po. Sana po ay huwag po kayo magsawang magsumuporta po sa akin at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kahit saan man kayong panig ng mundo naroon ngayon. At sa mga katulad ko naman nandito sa Pilipinas, thank you rin po sa inyo. Sana po ay patuloy po kayo mag-like, mag-comment, mag-share ng lahat po ng mga videos na ina-upload ko po sa ating channel. So maraming salamat po. Nakakatulong po lahat ng ginagawa ninyo para lalo pa pang mapaunlad ang ating channel, ang Dolls and Spooks. At sa mga taga-ibang mundo, taga-ibang dimensyon na nanonood at nakikinig sa akin ngayon, maraming salamat din po sa inyo. Sana po yung mag-share din po kayo ng mga stories ninyo dito sa ating channel para po alam naman natin yung lahat po yun ay magiging maraming tao magiging masaya kapag nagbahagi po kayo ng mga kwento po nyo dito sa channel na to. Okay guys, so oh my god, I'm so happy. 10K na po. Lagpas na po tayo sa 10K. Okay, I'm so happy. Right now, chine-check ko po kung ilan na po yung mga subscribers natin. Actually, lumagpas na po tayo sa 10K, we are at 10,064. Okay, so may 64 po na nalagdag mula po nag 10K po tayo yesterday or last night. Tama ba, last night pa? Oh, anyway, so ayun po. So maraming salamat po talaga sa mga tumulong po sa akin para po maabot ko po yung 10K na subscribers dito sa YouTube. Hindi ko po talaga lubos akalain na makakaabot ako sa ganito. Nung nag-start akong mag-upload ng mga content dito sa YouTube, parang iniisip ko ako lang siguro yung makakapanood nun. Parang katuwaan lang kasi gusto ko lang talagang gayahin yung mga idol ko before. Hanggang ngayon naman, idol ko sila. Na sila Jessie V, yun nga si Britty44, si Lowy Lane, si Hailey, Reese, ganyan. So lahat sila mga idol ko. Gusto ko silang i-emulate, i-gayahin. And then, ayun nga, so may pa isa-isa na nagdag na mga sa subscriber count ko and then hanggang nga umabot na tayo sa 10,000. So lahat po ng mga lahat po ng mga sumuporta po sa akin, nag-subscribe sa akin simula pa po nung talagang mababa pa yung subscriber count ko. Maraming salamat sa inyo. Sana po ay hanggang po kung saan man ako dalhin itong channel na to, sana kasama ko pa rin kayo at huwag kayo sana magsawa na tumangkilik sa lahat po ng ina-upload ko po dito sa ating channel. Okay, so thank you po talaga. Maraming salamat po. Okay, and then ngayon po, kung mapapansin nyo, hindi pa rin ako nakaharap sa camera. Hindi pa rin po kasi okay talaga yung pakiramdam ko. So I chose na wag munang humarap kasi baka yung tumulo. Sorry, medyo over information na. Pero yun nga kasi sinisipon po ako at saka inuubo. At least kapag ganitong recording, madali ko po siyang may edit na hindi nyo nakikita na inuubo ko, sinisipon, ganyan or parang ganyan. Ayun po, pasensya na po kayo. And yan, huwag kayong mag-alala, uminom po ako ng gamot, inaalagaan ko po ang aking sarili. Hindi na nga ako nakapasok kanina kasi nga sobrang masama ang pakiramdam ko. So, kailangan ko lang siguro talagang ipahinga to. Pero bukas kailangan ko na pumasok kasi, ayun nga, daming trabaho, matatambakan ako. And then, marami pa kasi akong kailangan gawin sa office. Yung delegation ko for this week. Okay, so may iba tayo ng usapan. So, yung mga napili kong kwentong basahin ngayon, ito po, gaya po ng nabanggit ko noong nakaraan, nag-request sila na basahin ko naman po yung kwento ng ibang mga subscribers na nagpadala sa akin ng kwento nila. Na yun nga po yung ginawa ko ngayon. So, I hope na magustuhan niyo po yung mga kwentong ito. Sari-sari po siya, meron pa rin po tungkol sa aswang. So, paborito natin lahat yan. So, meron po tungkol sa multo, meron din pong patungkol sa mga engkanto and such. So, marami po. So, completos ricados, kumbaga. So, hindi ko na patatagalin itong intro. Without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hi, Clark. Finally, nakapag-send na rin ako ng kwento sa iyo.
Ang hirap kasi humanap ng oras, lalo na sa katulad kong full-time working mother here in Australia. Pakihide na lang ang aking identity under the name of Apple. Anyway, ito na ang aking ambag sa Dolls and Spooks na totoong nangyari sa akin many, many years ago. Taong 1994, I was 17 and I was pregnant with my first baby. Nakatira kami ng ex-partner ko sa bahay ng parents niya, a few meters away from a popular college institution sa Las Piñas City, sa loob ng isang subdivision. Sa tapat ng school ay may isang 24 hours na kainan. I don't know kung existing pa ito since matagal na akong hindi nakaka-uwi sa Pilipinas, so wala na akong balita about it. Napaglihan ko ang tusino at sinangag sa kainan na ito, lalo na sa gabi, kaya palagi ako nagpupunta doon tuwing gabi. Bilang ako ay isang batang buntis, lumalabas ako na walang pangontra o laban sa mga masamang elemento. Hindi ko linalintana na naglalakad ako sa madilim at mapunong lugar sa paghahanap ng aking ex-partner na nagsusugal sa kung saan bahay. Yes, ang martyr ko, diba? 7 months pregnant, habang naglalakad ako, nadidinig ko yung tunog na tik 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 na inakala ko lang na ibon, so lakad pa rin ako na parang wala lang sa akin yon. Isang gabi, magta 12 a.m. na yon, natakam na naman ako sa tusino at sinangag, kaya lumabas ako para magpunta sa kainan. Dahil wala na naman si X, ako na lang mag-isang lumabas papunta doon sa kainan, kasi talagang takam na takam ako sa tusilog. Habang naglalakad, nakasalubong ko si Manang Lusing na may kaalaman sa pagkatawas at sa kanya din ako nagpapamasahe habang buntis. Natakot si Manang Lusing at napaantada nung ako ay makita ng gabing iyon at sinabihan niya ako ng, "Jesus Mariusip! Ikaw bata ka! Bakit ka nandito sa labas? Gabing-gabi na kaya, hindi mo ba nadidinig yung tunog na yon na sinusundan ka?" So ang sabi ko sa kanya, "Bakit Manang, ano ba yung tunog na yon?" Sumagot si Manang Lusing sa akin, "Apple, sinusundan ka ng aswang at ang lapit niyan sa'yo. Mabango kasi sa kanila yung amoy ng buntis. Hindi ka dapat lumalabas mag-isa. Saka, dapat may dala ka palaging bawang at asin para pakontra sa mga aswang. Oh, halika, madali, iuwi na kita, baka kung ano pang mangyari sa'yo, bata ka." So simula noon, kahit medyo maamoy yung bawang, palagi na akong may dala sa bulsa, kahit saan man ako magpunta. Nadidinig ko pa rin naman yung tik-tik, pero iniiwasan ko nang lumabas sa gabi dahil natakot na din ako na baka may mangyari pa sa amin ang aking baby. May mga panahon din na init na init ang aking katawan sa gabi, kahit hindi naman maalinsangan. Sabi ni Manang Lusing, malamang umaaligid lang daw yung aswang, kaya ganun yung pakiramdam ko. Hindi ko naman matutukoy kung saan nakatira yung aswang kasi nagagaling sa iba-ibang lugar yung mga nakatira sa subdivision na yon. Baka din galing pa yon sa ibang lugar dun sa Las Piñas. Taong 1999. Sa taong ito, kasalukuyan ako nagkatrabaho sa isang hotel doon sa Rojas Boulevard. 2 shifts lang ang roster namin, so either morning or evening lang ang pasok. Minsan, umuwi ako mag-isa at minsan naman sinusundo din naman ako ng ex-husband ko sa trabaho kapag ako'y night shift. Napun ako na dumadalas ang hindi pagsundo sa akin ng asawa ko. Nung una, akala ko na kilalang siya somewhere. Sabi ko ang sipag ng asawa ko ha. Pero parang may mali. Kaya naman, nagtaka na ako. Madalas kaya siyang naarkila? Minsan hindi na umuwi sa bahay? By the way, meron siyang Tamaro FX na pinapasada sa Baclaran to Naic Cavite or anywhere na pwede siyang makontrata. One night, after ng duty ko, nag-decide ako na hanapin ko siya para malaman kung ano ba talagang nangyayari kasi 3 araw na siyang hindi umuwi sa bahay. That time,
Wala pa ata siya o akong cellphone, kaya walang way para makontak ko siya. Sinubukan ko naman siyang ipagtanong sa mga barker or mga kakilala niya sa terminal, pero I doubt kung nakisabi sila ng totoo. Di daw nila alam kung nasan siya o baka pinagtatakpan lang nila kung ano man ang ginagawa niya ng mga panahong yun. So I decided to look for him and I took a passenger van going to Naik, Cavite around 11:30 midnight. I know, martyr talaga ako, tanga, naive, ng mga panahong yun. Pero worried lang talaga ako, baka kasi kung anong nangyayari na sa kanya. Habang yung van ay papunta na nga doon sa Naik, dumaan ito sa isang madilim na lugar. I'm not sure kung palayan iyon o isang malawak na palaistaan, kasi gabi na at hindi ko makita ang paligid. Pero may isang bagay na nakapukaw ng aking pansin. That time, nakaupo ako sa harap sa tabi ng driver. Dahil nasisinagan ng headlight, kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang napakalaking puting ibon na lumilipat sa kailaliman ng gabi. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yon. Mababa ang lipad niya at ang laki-laki talaga na parang isang giant pabo o gansa. Nakarating ako ng Naik pero wala doon ang husband ko. Nakauwi ako ng Las Marinas, Cavite around 2 a.m. kung saan kami nakatira noon. After 2 weeks, nalaman ko na 3 months pregnant pala ako. So go figure. Ano kaya ang pakay ng puting ibon? Lumipas ang 6 months, malaki na yung tiyan ko. Pumasyal kami ng panganay ko na 5 years old at that time sa bahay ng mga lolo at lola ko sa isang yayamaning subdivision na ang name ay halaw sa Greek mythology. Ito ay sa Imus, Cavite. Dahil nga mayaman lang ang nakaka-afford dito, madalang lang ang mga bahay na nakatayo that time at isa na doon yung bahay nila na malaki talaga at maraming bintana. Kaya naman ang hangin ay true and true. Napapaligiran ng pine tree ang bawat street sa loob ng malawak na subdivision, kaya akala mo parang Baguio atmosphere ito. Going back to the story, 6 p.m. na ng hapon noon nang mapagdesisyonan ko na umuwi na. Total, one ride away lang naman yung Imus to Dasma. Noong naghahanda na ako pa uwi, napansin ng mga lolo at lola ko na may napakalaking puting ibon na palipad-lipad sa bakanting lote sa tabi ng kanilang bahay. Paikot-ikot ang puting ibon na nakakapagtaka talaga kung paanong may napadpad na ibon sa ganoong oras at kakaiba talaga siya kasi sobrang laki talaga niya. Kung hindi ako nagkakamali, ganitong-ganito ang ibon na nakita ko nung nagpunta ko sa Naik para maghanap sa nawawalang asawa ko. Hindi na ako pinayagang umalis ng aking lolo at lola at sinarado ang lahat ng bintana ng bahay at nalagay sila ng asin at bawang sa bawat bintana. Sabi ng lolo ko, aswang daw ang ibon na yon at naamoy na may buntis sa bahay ng lolo at lola ko kaya pinapaikutan yon. Ang hinala ng lolo ko, ang matandang babae sa kalapit bahay, ang aswang na nagpapalit ng anyo kasi kakaiba daw yon tumingin at kumilos. Hindi ako nakatulog magdamag kasi namamahay ako at hirap na din akong matulog dahil sa aking tiyan. Also, syempre knowing na may aswang na nag-aabang sa labas, imposibleng dalawin ako ng antok. Kaya inantay ko na lang na mag-umaga at umuwi na din naman ako para makapagpahinga sa sarili kong bahay. Another story is, may balibalita sa aming kapitbahay from Samar na si Manang Siling. Hindi niya tunay na pangalan, ang balita ay isa siyang aswang. Isa siyang manghihilot at nag-aalaga ng mga buntis at bagong panganak. Sa kanyang edad na 75, napakalakas niya pa. Kung saan-saan siya nakakarating upang manggamot. Isang gabi, may isang kapitbahay nakakita kay Manang Siling na naglilisik ang mga mata at naglalakad na hindi sumasayad ang paa sa lupa.
Mari niyang tinanggi ang kumalat na chismis sa kanya, pero marami na rin yung nakapagpatunay na siya ay nakita nagpalit ng anyo sa itim na aso sa isang bakante o abandonadong bahay dun sa aming lugar. Yes, si ex-husband ay patuloy pa din sa kung ano man ang ginagawa niya, kaya hindi niya alam ang naganap sa akin. Dumating ang time na nalaman ko ang katotohanan na may third party pala, kaya hindi siya nakauwi sa akin ng ilang araw. Hindi na ako nasaktan, kasi confirmation na lang din naman yung hinihintay ko. After a few months pagkapanganak ko sa aming second baby, tuluyan ko na siyang hiniwalayan. And no regrets. Mas happy ako sa naging desisyon ko. I hope nagustuhan niyo ang aking kwento, and I will try to send more stories next time kung gusto niyo pa po at pag may time. Hi mga Kadalsen Spooks, si Aaron nga pala ulit. Ito yung continuation ng kwentong apartment. This story is the real reason why kami umalis doon sa apartment na yon. Nang gumaling na si Uno at magto 2 years old na, ang ate ko na si Ate May ay nabuntis ulit. Si ate ay magto 2 months na yata nung nalaman niyang buntis siya. Okay naman yung baby sa tiyan niya noong nagpa-check up siya. At masay-masaya nga kami noon kasi magkaka-baby ulit sa family namin. Kaso one night, habang natutulog si Ate May, na naginip daw siya na may pumasok na isang matandang babae mula sa labas ng kusina. Nakaitim daw ito. Nangyari ito after a few days after nila magpa-check up. Kaso, habang lumalapit daw yung matandang babae, unti-unting nagiging baby daw at tumabi pa sa kanya. Nagulat si Ate May at siya'y nagising nung tumabi nga sa kanya yung baby girl nung nagbubuntis na nga siya. Dream niyang magkaka-baby girl siya after nung bangungot na yon. After ilang araw, nararamdaman niya Ate May na parang nawawala yung heartbeat sa tiyan niya at yung kakaunti niyang spotting sa panty niya. Kaya natakot kami at tinala namin si Ate May sa ospital upang ipacheck yung lagay ng bata sa kanyang tiyan. Kaso wala na talagang heartbeat at yung dating pabilog na nakikita doon sa ultrasound. Tapos, yung kulay ng dugo niya sa panty, medyo brownish. After ma-check up, ayun in-undergo na siya for a spa kasi patay na daw talaga yung baby. Yung fetus o dugo, hindi na buo. Mas masakit daw maraspa kaysa sa mga anak. Bukod sa nawalan ka na ng baby, yung pagalis ng mga dugo sa loob mo ay masakit. Kwento ni ate. Lahat kami ay nalungkot kasi akala namin may kapatid na si Uno. Pero wala talaga. Ganun talaga siguro. After nun, habang naka-confine si ate sa ospital, ako nagbabantay sa kanya. Biglang tumawag si mama sa akin. Ang sabi, nandun daw ang asawa ni ate ko sa bahay. Umuwi kasi yung asawa ni ate para kumuha ng damit at magpahinga muna. Kaso, natakot siya dahil dun sa second floor ng bahay nila at siya lang ang mag-isa nung time na yon, may nakita siyang babaeng nakaputi sa loob ng salamin habang nananalamin siya. Kahit anong pikit niya, hindi daw nawawala. Simula noon, naniniwala na ang asawa ni ate sa mga paranormal o elemento. Hindi na sila nagstay pa sa apartment at sa bahay na sila umuwi, pero tuloy lang sila sa pagbabayad dahil sa contract nila doon sa bahay. Tapos yung salamin na whole body, itinago nila at nung umalis na sila doon sa apartment, pinamigay ni Kuya Emmanuel. Natatakot kasi siya na baka bumalik doon sa salamin. Ito na lamang ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
Hello, Clark. Nandito na naman ako upang magbahagi ng aking mga experiences. Pero bago ang lahat, gusto ko munang sabihin na kahapon, nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap ng aking matalik na kaibigan na si Ate Melda. Matagal na kaming friends, and lately niya lang nabanggit sa akin na may third eye pala siya. Pero ipinasara na ito ng albularyo na gumamot sa kanya dahil kamuntik niya na itong ikamatay. Siya ang nagpaliwanag sa akin ng aking mga experiences. Sabi niya, may dulot na maganda at hindi maganda ang aking kondisyon. Maganda kasi hindi fully open ang third eye ko. Ang hindi namin sure ay kung yung lugar ba na napupuntahan ko ang nagtitrigger ng kung bumubukas ang third eye ko or may sariling isip lang ito na bumubukas kung kailan niya gusto. Sana ay may makapagbigay ng advice sa akin tungkol dito. Then sabi niya, hindi maganda na kailangan ko daw kontrolin dahil pag may apparition akong nakikita, ay hindi ako nakakagalaw. I-share ko ang mga experiences ko sa bawat lugar na aking napuntahan. Unahin ko ang experience ko sa probinsya namin sa Isabela. Isabela Province sa Luzon ha. Isang gabi, kasama ko dito yung lolo ko at lola ko at yung dalawang pinsan ng mama ko na sila Uncle Rolly at Auntie Shirley. Elementary days ko ito nangyari. At around 8 p.m, biglang nag-brown out sa amin. At sa probinsya, kapag brown out, sa gabi, lumalabas kami upang magpalamig. Nung nasa terrace na kami, napansin ng uncle ko na medyo umaambon. Then sabi niya, gusto daw na mga multo na lumalabas pag madilim na at medyo umaambon. Yun din yung paniniwala ng mga kinakalakihan ko na. At first, nakaupo ako patalikod sa kalsada. Then after a few minutes, lumipat ako sa tabi ng lolo ko na nakaharap doon sa kalsada. So normal na kwentuhan lang. Then suddenly yung uncle ko may tinuro. Hala, may white lady. Sinundan ko ng tingin and true enough, may korting tao na purong puti. Then napansin ko na habang andon yung apparition, hindi ako makagalaw. Sa isip ko, in denial ako na mumuyon. Sa isip ko, sabi ko nakamaskara lang yan o kapoting puti lang ng taong dumadaan. Since hindi ako makagalaw, finocus ko na lang yung tingin ko sa bandang baba ng aparisyon. At napansin ko na hindi siya naglalakad, pero umuusad siya na that means na lumulutang ito. Hanggang sa wala na ito sa tapat ng puno ng kapitbahay namin. Nung nawala na, ay nakagalaw na rin ako. Natahimik ang lahat. Sabi ko sa lolo ko, Tatang, nakita mo ba yun? Sabi niya, walang multo. Hindi ko sure kung kami lang bang nakakita or in denial din ng lolo ko sa mga ganong bagay. Next naman, high school na ako at mag-isa lang ako sa bahay. At around 3 to 4, narinig ko na may nagbukas ng gate, so pumunta ako sa kusina sa may bandang pinto kasi kita ko kung sino ang nagbukas ng gate doon sa lugar na yon. Dumating na nga lolo at kapatid ko. Yung aso kasi namin ay nakatali sa gate namin, kaya habang pinapasok ng lolo ko yung multicab namin sa garahe, yung kapatid ko naman ay nakahawak sa gate. Kasi baka biglang tumakbo yung aso at mabangga yung gate sa sasakyan. Nakita ko habang nakatayo yung kapatid ko ay may batang babae na nakakapit sa damit niya na nakatayo dun sa kanyang tabi. Akala ko yun yung pinsan namin na nasa ganong edad din. Napakunot noon na lang ako kasi bakit parang duma yung bestida na suot ng bata. Pero pinakibit balikat ko na lang. Pumasok na ako sa sala namin at nung nakita ko yung kapatid ko, tinanong ko siya. Oh, asa na si Angel? Angel yung name ng bata kong pinsan. Ha? Wala, naiwan sila sa bukid. Bakit ba? Tanong ng kapatid ko. Hindi ko na lang siya sinagot.
Puno pa rin ako ng pagtataka. Next, sabi ng matatanda sa amin, pag may tumawag daw sa amin at wala sa members ng family ang tumawag sa amin, wag na wag daw kaming sasagot. Medyo malabo ba? Ikukwenta ko na lang para maliwanag. Naguhugas ako ng pinagkainan namin ng hapunan. Umuulan ng gabing iyon. Nagbebenta pala kami ng ice dati. Malakas yung ulan. Alam mo yung tunog ng ulan sa yero? Ganun ang sound. Then biglang may tumawag sa pangalan ko. Isang tawag lang at nag-stand out yon kahit maingay dahil sa ulan. Ako naman sumagot. Ano yon? Then walang sumagot. Akala ko may bibili lang ng ice. Sumilip ako sa labas ng bintana. Wala namang tao. Sabi ko na lang, ano kaya yun? Tinanong ko din yung mga kasama ko sa bahay at sabi nila, hindi naman nila daw ako tinawag. Clark, alam mo sa mga ganitong situation, hindi ako nakakaramdam ng takot. Pero pag iniisip ko na yung nangyari later on, dun lang ako natatakot. Ang weird ano? Mahaba na yata. Isusunod ko na lang yung part 2 para sa Isabela province namin. Siya nga pala, Clark. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Calypso. Maraming salamat. Hello po sa lahat ng listeners ng Dalsin's Books. Gusto ko lang i-share ang aking experience way back in 2008, mga 2 months pa lang ako nakatira sa Netherlands. Tinawagan ako ng best friend ko na si Berg para mag-sleep over sa bahay ng mag-asawang kaibigan niya na Dutch at para makakilala na din ako ng iba pang mga kaibigan niya na Phil Dutch. Bago pa nga lang kasi ako dun sa Netherlands at wala pang masyadong kakilala. Sinabihan ko siya na, sige, na makapaglakwa siya galore ako. Mga isang oras at kalahati din ang biyahe namin sa train, papunta sa lugar ng friend niya. At sabi ko, malayo pa ba tayo? Kasi parang probinsya na to eh. Sinagot niya ako ng, next station bababa na tayo. Na makalabas kami sa train station, nagsabi ako kaagad na bakit nahimik naman dito at parang Notting Hill naman yung view. Nagtaka ako talaga. Bigla ba naman akong hinila sa buhok ni Berg at nagsabi siya na, "Hi MJ, walang minuto talaga na hindi ka nagreklamo." "Aray, masakit yun ha. Teka nga, nasa ba yung bahay ng friend mo Berg?" Sagot naman niya, "Dun pa. Basta maglakad na tayo kasi hihintayin pa natin yung bus at matagal pa yung kaya lakarin na lang natin." "Ay, ang galing! Alay lakad pala dito." Sagot ko na naiinis kasi pagod na ako mula sa biyahe at gutom na. Niwala man lang kami madaanan na mabibilhan ng chips or drinks. Habang naglalakad kami, may tinuro siya sa akin at nagsabi na dito tayo dumaan para shortcut. Sagot ko naman, "Sigurado ka?" "Oo, akong bahala. Basta itikon mo yung bibig mo. Ang ingay, baka makasalapay kang mga tamaho." Ibig sabihin nun, baka may matabig ako ng mga maligno. Si ako naman, alert. Kaya nagsabi ako ng, "Tabi-tabi ang maigo, hindi mangakig." O, "Tabi-tabi po, matamaan wag magalit." Tapos nagtawanan kami ni Berg. Sabi niya, "Hindi ka pa rin nagbabago. Kung gaano kakakulit ng bata pa tayo, mas nadagdagan pa ngayon." Siguro, mga 15 minutes na ang lakad namin at malapit nang magtakip silim. Sabi ko, "Berg, ano na? Bukas pa ba natin mararating ang bahay ng friend mo?" Tumingin siya sa akin, sabay hampas sa braso ko. At sabay sabi, "Ayan na oh, sa building na yan. Diyan sila nakatira." Sagot ko, "Ay, salamat naman nakarating na tayo. Kasi kanina ko pa gustong sabihin sa'yo
na parang may nakatingin sa atin dun sa shortcut na dinaanan natin. Pero alam kong masasaktan mo na naman ako kasi takot ka. Sagot ni Berg, tumigil ka nga. Nagsisimula ka na naman eh. Alisin mo nga yan sa isip mo, yung mga ganyang bagay. Wala naman tayo sa Pilipinas. Paalala lang, yung mga tao dito, hindi naniniwala sa mga ganyan. Okay, Berg, basta ikaw. Sagot ko sa kanya. Nung nakapasok na kami sa building, ang weird ng pakiramdam ko. Tila parang gray ang view sa loob ng building, tapos may hagdanan hanggang fifth floor. Napatigil ako. Berg, pag may sabihin na akitin natin yan. Ngumiti si Berg, sabay kindad sa akin, at sabi, gusto mo dito ka lang? Wow ha, ikaw yung nag-invite sa akin na pumunta dito, tapos iiwanan mo ako? Gago ka talaga. Nag-attempt na naman siyang hampasin ako at buti na lang nakailag ako. Habang paakyat na ng hagdan, tinatanong ko si Berg kung mabait ba yung mag-asawa. Sagot naman niya, oo, Pinay yung babae, tapos Dutch yung lalaki. Wag ka MJ, buntis yung friend ko, kaya pagdating natin sa taas, pasok ka kaagad sa bahay. Kasi alam mo na bawal yan sa buntis yung magstay dun sa may pinto. Okay Berg, pero anong floor ba sila? Tanong ko nung nasa fifth floor na kami. Diyos mio Marimar, balaan bukid ang takda dun ta? Sagot niya sa akin na ibig sabihin, banal na bukid ang aakyatin natin. Masakit na yung mga paa ko. Next time din ako sasama sa inyo dito. Yun na nga, nakarating na kami dun sa taas, tapos parang ambigat ng aking pakaramdam. Pero hindi ko nininda kasi pagod na talaga ako. Pagkakatok namin, pinagbuksan naman kami kaagad ng may bahay na si Mimi at pinapasok kaagad sa bahay nila. Sabi niya, O Berg, siya ba yung sinasabi mo na kapitbahay mo dun sa Iloilo? Sagot ni Berg, oo Mimi, siya nga po at wala ng iba. Nag-hi naman ako at nagmano. Ay day, hindi uso yan dito. Ano nga pala yung pangalan mo? Tanong sa akin ni Mimi. MJ po yung pangalan ko. Oh, ako nga pala si Mimi at ang asawa ko naman ay si Luke. Halika na kayo. Tamang-tama kasi naihanda ko na yung hapunan. Kayo na lang yung hinihintay namin. Kumain na kami at ang sabi ko, Berg, salamat. Ang sarap ng luto ni Mimi. Pero natatakot ako dyan kay Luke kasi blue eyes siya. Di ba yung mga aswang sa lugar natin, dati blue eyes din? Biglang inapakan ni Berg yung paa ko at nagsabi, Don't talk with your mouth full. Ay, sorry, sagot ko. Pagkatapos namin kumain, may nag-doorbell. Ang ingay nila. Tapos nadidinig ko na Tagalog ang kanilang salita. Kinalabit ko si Berg at nagtanong, Ano yan mga Pinay, Berg? Sagot niya, Oo, andyan na yung maiingay. Kaya dapat alerto ka sa mga tanong nila mamaya. Ay, bakit may iksamba dito? Sagot ko at napakamot ako sa ulo. Fast forward. Napakilala na ni Berg lahat ng mga kaibigan niya sa akin. May Phil Dutch, may mga purong Pinay din, at mga Dutch. Mga 2 hours na nakalipas, na out of place ako sa kanila kasi naglalaro sila ng mga baraha at talagang wala akong alam sa laro nila na pusoy at tong eats. Nagpaalala ako kay Mimi kung pwede akong pumunta sa kusina nila upang kumuha ng drinks. Sagot naman niya, Of course, Dai. Feel at home lang. Okay, salamat po. Sagot ko naman. Nang papasok na ako ng kusina, may narinig akong humihikbi na boses pero mahina lang. Nung una hindi ko pinansin. Pagkatapos ko makakuha ng inumin, narinig ko pa din yung tunog. Parang malapit sa lababo yung tunog. Pinakiramdaman ko at nagstay ako sa kusina ng 2 minuto. Talagang may humihikbi. Sa left side ng lababo, may pinto. Binuksan ko at paliguan pala. Sinarado ko yung pinto tapos patuloy pa rin yung tunog.
pero wala naman tao sa bathroom, pero ang boses ay doon nanggagaling. Nagulat ako bigla na may biglang nagsalita sa likod ko. Si Paul pala, ang asawa ng isang Pinay na kaibigan ni Berg. Sabi niya, "Warum ga ya here?" Bakit ka nandito, ibig sabihin? May umiyak pero pahina lang, sagot ko. Nagulat siya sa sinabi ko. Tapos tinuro ko yung bathroom at binuksan niya. Wala naman tao, sabi niya sa akin. Umalis siya at sinabi sa loob na nandun ako sa kusina at may narinig daw ako na umiiyak. Sumabat ako bigla. Oo, pasensya na po pero may narinig talaga ako. Hindi ko kayo tinatakot pero totoo yung sinasabi ko. MJ, alam ba, di ba sinabihan kita kanina na walang ganyanan? Sabat ni Berg. Bahala ka kung ayaw mong maniwala, sabi ko. Namabasin lang ako ng sala kung saan lahat sila'y naglalaro at napahinto ako sa hallway sa dulo kasi may washing machine at nakapatok sa washing machine na dryer nila. May nakikita akong white shadow sa gilid na nakalutang. May buhok siya na itim na lampas balikat at nakatagilid siya. Bigla akong nagulat nung bigla siyang nasalita sa aking isip. Ang sabi niya, "My daughter! My daughter! My daughter!" Nang paulit-ulit sa aking isip. Hindi ako nakagalaw, tapos sinasagot ko din siya sa aking isip. "I'm not your daughter." Tapos bigla na lang umiyak si Paul, yung asawa ng Pinay. Napasili pala siya sa pinto at nakita din niya yung white shadow. Sabay-sabi na, "Hey guys, take a look here." Nagsigawan na ang lahat at doon ako nahimasmasan at nakagalaw. Biglang humina ang katawan ko at nagsabi si Paul na, "What was it?" Sagot ko, "Sabi niya anak niya daw ako." Sinagot ko siya na, "Hindi niya ako anak. Hindi ako anak niya." Biglang napatingin si Berg sa relo niya at nagsabi na 3:30 AM na pala. Mother's Day na noon. "Hoy MJ, magsindi ka nga ng kandila. Baka si mama mo yan ipaparamdam sa'yo." Binigyan naman ako ni Mimi ng kandila at sinindihan ko malapit sa hallway ng mag-isa. Kasi ayaw na nilang lumabas at ayaw na nilang tumabi sa akin. Baka daw sundan ako ng white shadow. Nang mag-umaga na, sabi ko kay Berg, "Ang hina talaga ng katawan ko, Berg. Hindi ko alam kung bakit ganun. Nag-usap kami sa isip lang na hindi ko nga alam kung paano ko nagawa yun. Huwag na tayong pumunta dito. Palipasan muna natin yung nangyari. Gaga ka. Kung anong mangyari sa'yo, cargo kita. Lagot ako dun kay Tito Jay." Umuwi na kaming lahat. After 2 weeks, tumawag si Berg sa akin at may kinikwento daw siya. Kasi tumawag si Mimi sa kanya at ang sabi sa kanya, nagpapunta daw si Mimi ng kakilala niyang manghuhula na taga Amsterdam. At ang sabi ng manghuhula, may Lebanese daw na mag-ina na nakatira doon sa apartment dati. Namatay ang nanay dahil may sakit na malala. Nang umuwi ang anak niya galing school, nanatnan niya ang kanyang ina na walang buhay at wala man lang kamag-anak na tumulong sa kanila. Kaya nasa custody ng government yung bata. It was 35 years ago. Nagulat ako sa mga kwento ni Berg sa akin at simula noon, hindi ko na pinapansin kung ano man ang naririnig, nararamdaman at minsan nakikita ko. Kasi hindi ko ito kayang kontrolin. Kahit hanggang ngayon, habang nilatype ko ang kwentong ito, parang nararamdaman ko ulit ang bigat at hina ng aking katawan, pero gusto kong i-share ang experience ko. Baka meron makapagpaliwanag sa nangyari sa akin. Hanggang dito na lamang po, napahaba na ang kwento ko. Pasensya na po Sir Clark kung medyo magulo ang aking kwento. Nagmamahal, MJ Saclib. Hello po Sir Clark.
Ang kwento ko mong ibabahagi ay nagsimula nung bata pa lang ako, March 2001. Nangyari ito ng grade 4 pa lamang ako at nag-aaral ako sa isang paaralan sa isang lugar sa Capiz. Yes, taga-Capiz po ako na kung saan sa sabi-sabi ay maraming aswang daw. Na totoo naman. Mabalik po tayo sa kwento. Habang nagkaklase ang teacher namin, nakaramdam ako na gusto kong mag-CR. Nagpaalam ako sa teacher upang magtunguha dun sa palingkuran at nang makapagbawas. At nung nasa tapat na ako ng pinto ng CR, tinulak ko ito para mabuksan ngunit ayaw bumukas dahil may tao pala doon sa loob nito. At dahil sa sobrang ihing-ihi na talaga ako, tumakbo ako sa likod ng classroom namin at doon ako umihi. Patapos na ako na biglang may sumitsit sa akin at naghihingi ng tulong. Psst! Psst! Tulungan mo ko! Tumingin ako sa paligid at wala namang tao, ngunit meron isang napakalaking puno ng akasya na kakakailanganin ng 8 hanggang 9 na tao ang didipa para mapalibutan ang puno nito. Napakalaki ng puno. At nang papalis na ako, may sumitsit ulit. Sabay sabing, "Tulong! Tulong!" Napalingon ako sa may puno at doon nakita ko ang isang babae na nakasuot ng bestidang itim na itim. Tumatagos-tagos ito sa puno at patuloy ang paghingi ng tulong. Hindi ako nakagalaw dahil sa labis na takot. Gustong-gusto ko nang tumakbo, ngunit parang may humahawak sa akin upang maparalisa ako. At hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nanlabo ang aking paningin at natagpuan na lamang ako ng mga kaklase at teacher ko na wala ng malay at mumubula pa ang bibig. Dinala ako sa klinik at doon ay nahimasmasan ako. Hinanap ko ang babae. "Nasaan na siya? Nasaan na siya?" Sigaw ko. "Anong babae? Sinong babae?" Tanong ng teacher ko. "Yung babae po sa puno ng akasya. Yung babae. May babaeng nakaitim sa puno ng akasya. Humihingi ng tulong." Natakot at nataranta ang mga schoolmates ko at mga guro sa paaralang iyon. Dahil ayon sa kwento, may babae nagbigti sa punong iyon ilang dekada na ang nakakalipas. At marahil yon ang nagpakita sa akin. At dahil sa nangyari, pinaputol ang punong iyon kinaumagahan din mismo. Nandun kaming lahat nakatingin sa akasya habang pinuputol ito. Pagkaputol ng puno ng akasya, ay biglang napaupo ang lalaking pumuputol sa puno at sinabing, "Ang sama ng pakiramdam ko, parang ang sikip ng dibdib ko." At bigla itong hinimatay. Kaya dali-dali itong pinagtulungang buhatin at tinala sa ospital. Pagdating ng ospital, inaapoy na ito ng lagnat. At ilang minuto lang ang lumipas, binawian na ito ng buhay sa hindi malamang dahilan. Ginawa naman lahat ng doktor ang kanyang makakaya upang sagipin ang buhay ng lalaki, ngunit sa kasamang palad namatay talaga ito matapos pumutol ng puno ng akasya. Pakiramdam ko tuloy, ako may kasalanan lahat ng nangyari. Kaya tumigil muna ako sa pag-aaral. At mula noon, pangyayaring iyon, nakakakita na ako ng mga kakaibang nilalang. At yun nga, ayon sa aking papa, nabuksan daw ang aking third eye. At di naman ako masyadong natatakot dahil lagi akong kinakwentuhan ng lola ko tungkol sa mga maligno, engkanto, o kung ano-ano pa. Kaya nasa isip ko kung ano ang mga itsura nila kung sakaling makakita ako. Next story ko naman po ay nung nag-stop na ako sa pag-aaral. Sumasama-sama na lang ako sa papa ko dun sa bundok upang mag-uling. Yes, mag-uuling po ang aking papa. Tuwing gabi, pumupunta kami ng papa ko sa bundok upang pantayan ang kanyang uling.
Dahil hindi naman ako nag-aaral, sumama ako sa papa ko sa bundok. At agad naman niya akong pinapayagan. Sabi pa nito, magdala ako ng itak at karit pang proteksyon ko daw sa mga aswang. Sabay tawa ng malakas. At yun na nga, umalis na kami patungo ng bundok. At bago makarating doon, may tatawirin pa kaming ilog. Habang naglalakad kami ng papa ko, may napansin kaming tuta na kulay puti na sumusunod sa likuran namin. Pero hinayaan lang namin yun at patuloy lang kami sa paglalakad. Nang marating na namin ang ilog para tumawid, nilingon namin yung tuta. Nakatayo lang ito. Lumusong na kami ng ilog at nang makatawid, nilingon namin ulit yung tutang kulay puti. Ay! Bigla itong naging isang napakalaking aso na kulay itim at mas malaki at mas mataas pa sa amin ang papa ko. Mabuti na lang at nakatawid na kami ng ilog bago pa ito nagpalit ng anyo. Sabi ng papa ko, isa ka palang aswang! Akala mo malilinang mo kami? Sige, lumapit ka at pupugutan kita ng ulo. Sabay labas ng kanyang itak at biglang naglaho yung malaking aso. Sabi ng papa ko, huwag daw akong matakot dahil kapag naramdaman nilang takot ka sa kanila, susundan at susundan ka nila talaga. Patuloy kami naglakad patungo sa paanan ng bundok. Paakyat na kami nang biglang humarang ang mga puno ng kawayan sa aming daraanan. Bigla itong gumuko sa daanan namin. Kaya napamura ang papa ko at bigla naman bumalik sa dati yung puno ng kawayan at may biglang tumunog. Kwi! 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 Ano yun pa? Tanong ko. Tik-tik yun. Sagot ng papa ko. Huwag ka matakot. Hindi ka naman lalapitan yan. May hawak-hawak kang itak at karit eh. Oh, Sir Clark. Takot daw ang mga tik-tik sa karit. Sayang nga daw at di na namin dala ang aming bundot pagi na kinakatatakutan din ng mga aswang. Patuloy kami naglakad patungo sa aming ulingan. At sa wakas, narating din namin. Naghanap ng lugar ang papa ko na pwedeng pagpahingahan. Doon sa malaking puno ng balete, sa tapat ng ulingan ni papa, ang napili niyang mapapagpahinga namin. Maya-maya, nagsimula na mag-ayos ng ulingan ang papa ko. Ako naman ay nakatingin lang at pinagmamasdan ng kanyang ginagawa. Ilang minuto pang nakalipas ay bigla kong naisipang buksan ang aking flashlight at para ilawan ang paligid ng ulingan. Napakatahimik ng lugar at tanging hangin lang ang mararamdaman sa paligid. Dahil sa wala naman ako nakikitang kakaiba doon sa paligid, naisipan kong umupo muna doon sa puno ng balete. Mga 15 minutes ako nakaupo at pinagmamasdan lang si Papa. Nang bigla ko nakaamoy ng usok ng tabako. Opo, Sir Clark, alam ko po na tabako yon at hindi yon pakakapakete. Naamoy din ito ng papa ko at hinanap kung saan nanggagaling ang usok ng tabako. Kinuha ng papa ko ang aking flashlight na hawak-hawak ko noong time na yon at inilawan ng paligid at bawat puno na makikita niya. Pero wala namang siyang nakita at sunod niyang inilawang ang puno kung saan ako nakaupo. At laking gulat niya sa kanyang nakita. Pero dito nagpasindak sa takot at sinabing, "Anong kailangan mo kaibigan? Nagambala ka ba namin?" Tanong ng papa ko sa isang napakalaking nilalang na mabalahibo na katulad ng saunggoy at kulay dilawang mata at may hawak na tabako. "Oo, Sir Clark, kapre ang aming nakita at tila nagmamasid lang ito sa amin." Maya-maya pa ay nagsalita ito ng, "Huwag niyong puputulin ang punong ito. Dito ako nakatira." Napakalalim ng boses niya na animoy nagagaling sa ilalim ng lupa ang boses na parang isang mabangis na hayop ang nagsasalita. Sumagot naman ang papa ko ng, "Makakaasa ka kaibigan,
hindi namin puputulin ang puno na iyong bahay. At parang isang bula na biglang naglaho yung kapre. Ako naman, hindi nakagalaw sa aking nakita at di ko na namalayan na napaihi na pala ako sa aking pants sa takot. Kinaumagahan, pagsikat ng araw, muaba na kami ng bundok para mag-almusal sa bahay. Pero di pa rin malis sa isipan ko ang mga pangyayari ng gabing yun. Totoo pala talaga sila. May mga kakaibang nilalang pala talagang nabubuhay dito sa mundo kasama natin. Ito namang next na story ko po, Sir Clark, ay noong namatay ang aking lola sa side ng mother ko. Nangyari ito noong April 4, 2009. Unang gabi ng lamay ay halos mapuno ang buong bahay namin dahil sa dami ng tao na nakiramay. Napakarami kasi ng kakilala at kaibigan ng aking lola. Di ko naman mapagkakailang, napakabuti kasi ng aking lola nung nabubuhay pa siya. Pangalawang araw ay ganoon pa rin, napakarami pa rin ng tao. At tumutulong ako sa pag-serve ng pagkain at kape sa mga bisita. Nang ikatlong araw ay medyo kumonti na yung mga tao. Mangilan-ngilan na lang ang naglalaro ng baraha. At medyo tahimik na ang paligid dahil sa lumalalim na yung gabi, nakaupo kami sa sala para magbantay pa rin kay Lola. Nung magta-12 AM na, maya-maya pa ay nakalinig kami ng kalabog dun sa bubungan ng aming bahay. At animoy may isang bagay na napakalaki ang nahulog. Maya-maya pa, nakarinig kami ng kwi! 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 3 times in a row yung tunog. Sumunod ay tumunog ng kwa! 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 3 times in a row din yung tunog na narinig namin. Lahat ng tao dun sa bahay tuloy pa rin sa paglalaro ng baraha. Yung mga bisita naman sa labas ng bahay dun sa may tent ay napatigil. Sabi nila, may tik-tik daw at wak-wak na nasa paligid namin. Pinakuha sa akin ng papa ko ang plastic na paputok na plapla at pasimpleng lumabas at nagpaputok nito. Pagkaputok ng plapla ay biglang may narinig kami sigaw na animoy isang babaeng matanda at biglang nawala yung huni sa paligid. Pumasok ng bahay ang papa ko at wala na ang mga aswang dahil kumaripas na sila. Napatawa ako ng malakas. Dito kasi sa probinsya namin, normal na lang ang mga ganitong pangyayari, kaya hindi na masyadong pinapansin ang mga aswang. Tao lang naman din sila. Sa katunayan, meron akong kaklaseng anak ng aswang. Ikinuwento niya sa akin noon nung magkaklase pa kami ng grade 4 ako. Ang mga magulang niya daw ay isang aswang, ngunit hindi sila kumakain ng tao o hayop. Nabubuhay sila katulad din ng mga normal na tao. Nagtatanim ng palay at nagsasaka at nagtatanim din sila ng gulay at iba pa. Hindi lang nila ginustong maging aswang. Para daw itong sakit na wala makakalunas kung hindi ipapasa sa bawat henerasyon ng pamilya nila. Napakabait ng kaklasikong iyon at sa katunayan, magkasama kami pumapasok at umuwi galing eskwalahan. Mabalik tayo doon kay Lola. At yun na nga, inilibing na ang aking Lola. Ang lahat ay nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Kinagabihan, nagpasama ang papa ko sa bukid namin upang tingnan ang aming kalabaw. Nung araw kasi, hindi niya itinay ito na asikaso dahil nga libing ng aking Lola. Habang naglalakad kami sa gitna ng palayan, may narinig na naman kaming huni ng tik-tik na sumusunod sa amin. Di naman kami nasindak dahil sanay na kami. 9 PM na iyon ng gabi, patuloy kami naglalakad patungo sa pinagtalian ng aming kalabaw. Bilog na bilog ang buwan, kaya hindi na namin kinailangan magdala ng flashlight o sulo. Patuloy pa rin ang pagsunod ng tik-tik sa amin. Ang tik-tik daw ay naglalakad sa hangin, ngunit invisible kapag full moon.
Isang ruler ang taas nito mula sa lupa habang naglalakad. Hanggang sa nakasabay na rin ang wakwak o manananggal doon sa paghuni. Nagkaroon ng animoy anino ng isang malaking payong ang pabalik-balik na lumilipad sa itaas namin. Ngunit kapag tinignan sa taas, wala ka naman makikita kung hindi ang buwan lamang at tanging anino lang ng manananggal o wakwak ang makikita sa lupa. Sabi ni Papa, invisible daw sila kapag full moon. Kaya tanging anino lang talaga ang makikita. Inabutan ako ng Papa ko ng 5 piso. Ang 5 piso daw ay pangontra sa kanila para hindi kanila mabuhat kung sakali mang sumalakay sila. Napakabigat daw nito para sa kanila, parang nagbubuhat daw sila ng 10 sako ng bigas sa bigat. Patuloy pa rin kami sa paglalakad hanggang sa wakas nakarating na rin kami dun sa kalabaw. Yun na nga, at nakarating na kami sa kinaroroonan ng kalabaw namin at patuloy pa rin kaming nakakarinig ng huni ng tik-tik at wak-wak. Nainis na ang Papa ko kaya napamura ito, sabay sigaw ng pagkalakas-lakas. Hoy mga gago kayo! Kilala ko kayo! Kung hindi niyo ako titigilan, pupuntahan ko kayo sa mga bahay niyo bukas at papupugutan ko yung mga ulo ninyo. Sabay mura. At ayun, tumigil na nga sa paghuni ang 2 aswang. Itinali ng Papa ko ang kalabaw namin sa puno ng mangga malapit sa may kubo-kubo dun sa bukid namin at saka umuwi na kami. Salamat po sa pagbasa ng aking story. Magpapadala po ako ulit ng story next time kapag natapos ko ng isulat. Ikaw na pong bahala sa title ng story ko. Okay, so yun yung mga kwentong napili kong basahin para sa gabing ito. Maraming maraming salamat sa mga senders, si Calypso. So, nagsend din siya ng kwento niya nung nakaraan. So, binabasa ko na ulit yung isang kwento niya pa na sinabit sa atin. So, I hope na nagustuhan niyo yung kwento niya. Nagkwento rin sa atin si Apple. Okay, so thank you Apple for sharing your story. Nandyan din si, si Aaron. Okay, nag-share din siya. And then si MJ. Si MJ, Sacred or Sacred ba yun? Hindi ako sure kung paano kasi double E. So, Sacred or Sacred. So, ayun po. Then, yung iba, hindi sila nagpakilala actually kung anong gusto nilang pangalan. So, ayoko naman banggitin yung real name nila. Baka ayaw nilang ipaalam yun. But anyway, so lahat po kayo, maraming maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong mga kwento. At sana ay patuloy pa rin kayo magbahagi ng iba pa rin yung kwento dito sa channel natin para po ma-share po natin sa mga tagapakinig-tagapanood itong mga stories dito sa ating channel na lalo. So, sana ba ito nag-ramble na naman ako? Anyway, so let's go ahead and discuss the stories. Unahin muna natin yung sa pinakaunang kwento, yung kay Apple. Okay. So, yung tungkol yung kay Apple, ayun, since modern girl nga siya, bata pa siya, so siguro hindi niya naman naisip na magkakaroon ng aswang kasi, isko, ano pa, dito pa nangyari yun sa Las Piñas. Okay, kung hindi nyo natatanong at hindi nyo alam, Las Piñas po ako. So, yan. And then, yung Las Piñas is part of Metro Manila. So, city po ito. Hindi po ito probinsya or what. So, hindi mo talaga akalay na ganitong lugar, ganitong city nga siya. Meron pa pala ditong mga aswang nakakwento nga sa atin nila. Hindi usually naman yung mga aswang ngayon. Doon sila naglalagi sa mga probinsya and all. Pero gaya nga nasabi ko, wala naman pumipigil sa mga aswang na lumipat sa lungsod o pumunta sa ibang bansa. Kasi po, hindi naman bawal yung aswang sa airport. Pwede naman silang sumakay ng aeroplano. Hindi naman na i-declare na aswang sila at kumakain sila ng tao, di ba? So, sino makakapagpigil sa kanila kung gugustuhin nila magpunta sa ibang lugar? So, ayun nga. So, meron palang aswang dito sa Las Piñas na revelation para sa akin, ano? Abang ko lang, kasi nangyari ito matagal na, like mga 90s pa. So, I don't know kung nandito pa rin yung aswang na yun o baka lumipat na, baka dayo nga lang yun and all. Pero mabuti na lang at walang nangyari dito kay Apple. Kasi muntik-muntik na siya. So, naglalakad siya na mag-isa ng 10 oras ng gabi. At ito ha, hindi lang actually aswang yung dapat niyang katakutan or yung dapat mag-isip siya na mag-ingat or pag-ingatan pala, ganun.
Imagine babae ka. So, okay, alisin na natin na buntis ka. So, nag-iisa ka, babae ka. Sa panahon ngayon or kahit yung noon, mahirap na yung ganun, di ba? Diyos ko, naglipa na yung mga addict dyan. Hindi mo masasabi. Kahit sabihin mo na nasa exclusive subdivision ka, nasa maganda kang subdivision na maraming mga edukado naman yung mga tao, tahimik naman, whatever, hindi mo nakikilala ng lubos yung mga tao nakapaligid sa'yo. So, malay natin, isa sa kanila ay mga masasamang loob, maling addict o talagang serial killer pala na naghahanap lang ng pagkakataon para makapatay at ikaw binigay yung pagkakataon na yun sa kanila. Okay, so ingat-ingat talaga. Kahit lalaki, dapat mag-ingat din. Hindi nga kahulugan na lalaki ka, pwede kang magpagalagala lang kahit saan mo mga isipang pumunta. Okay, lalo na pag dis oras ng gabi. Kasi nga, marami na tayong nababalita na pagdisikitahan ng ganito, ng adik o ganyan, tapos yung pinatay na lang or baka pinaglakawang ka pa or kung anong ginawa nila sa'yo. So, better safe than sorry, diba? So, yun, mabuti na lang at may nagpayo dito kay Apple na, yun nga, wag siyang maglabierda, okay? Kapag this oras ng gabi, lalo na sa kondisyon niya, eh, malaki, yung ano siya, buntis siya, so, pwede siyang habulin ng aswang na yun, o kahit tao, abulin siya ng mga adik, ganyan, tapos kung ano nang gagawin sa kanya. So, ayun, ingat na lang. At buti na walang nangyari sa kanya. Okay, mabuti na lang at nakinig siya sa payo noong matanda, kundi baka napahamak na sila ng baby niya. And then, dukul naman dun sa pangalawang kwento naman niya, okay, well, given na yun, yun talagang may aswang. Kasi nga, yung mga buntis talaga, lapitin talaga sila ng aswang. Pero sabi niya sa akin, hindi daw actually, buntis talaga yung pinakapaborito ng aswang. Ang paborito talaga nila ay yung mga bata rin actually, yung mga sanggol, ganyan. Okay, so kumbaga, gusto din nila yung mga yon. Kaya ingatan din natin yung mga anak natin. Kung may mga babies kayo, make sure na palagi nyo silang nababantayan at titingnan. Hindi lang dahil nga rin sa mga aswang. Okay, so malay natin kung baka nag-choke na pala sila, hindi mo alam. Siyempre, kasi baby pa sila, hindi pa nalaman nila matutulungan yung sarili nila. So, you have to be always on guard. Okay, para pasiguro na walang nangyayaring masama sa kanila. Kasi alam naman natin, may mga tinatawag na sudden infant death syndrome, yung SIDS. Okay, sa yung mga namamatay na lang bigla yung bata na hindi mo alam kung anong kinamatay. So, ayun. Okay, ingat tayo sa ganyan. Okay, wala na ako masabi actually tungkol dun sa, no, sa malaking ibon na yun. So, yun na, given na nga, aswang yun. Although, nagtaka ako ha, kasi ina-expect ko lahat ng aswang or lahat ng aswang na naganyong hayop ay itim ang kulay nila. Pero ito puti. So, ewan ko, meron din katanungan sa akin kung aswang ba talaga yun o hindi. Baka naman, nag-assume lang sila na aswang yun. But it's something else. Baaring isa siyang messenger, ganyan. Baka stork pala yun. And then, meron siyang message dito kay Apple kung anong mangyayari, ganyan, or whatever. Kasi nga kinukutuban na siya noon kung ano nangyari dun sa husband niya na mapunta ako doon. So, I'm sorry, medyo hindi ito tungkol sa kababalaghan yung sasabihin ko. Pero kilala niya naman ako. Okay, so medyo talaga nag-arambol ako at marami talaga akong opinion sa mga bagay-bagay. Okay, so tama lang yung ginawa ni Apple na hiwalayin yung lalaking yun. Kasi in the first place, unang banggit niya, parang wala siya nasabing maganda dun eh, sa lalaking yun. Okay, so sabi niya, sugarol, okay? So ito na nga na, si Apple buntis, tapos nagsusugal pa siya. Eh, bakit hindi lang niya itago yung perang yun? At hindi mo rin ba talaga masasabi, hindi ka talaga nakakabawi sa pagsusugal eh. Kasi ito, I'm very, very, very much against sa gambling. Okay? Hindi mo talaga ako, kayo hindi nyo talaga ako maaasahan na makikipag-gamble ako or maglalaro ako ng tong eats or mga ganyan. Ayoko talaga. Okay? So, hindi ako talaga natutuwa dyan. Kasi, sabihin ko na sa inyo. So, yung, there was a time na parang si daddy, sorry, yan, inubo na ako. Kasandali nga. Ayan, namin na muna ako ng tubig. Pasensya na. Sabi ko nga sa inyo, medyo masama pakiramdam ko. But anyway, moving forward or go, to be ano bang tawang tamang term? But anyway, so pagpapatuloy, yun na lang. Ayun. So, si yung father ko before he died or when he was still living, so medyo mahilig din siya sa ganyan. So, ang mabuti na nga lang at hindi siya yung tipong talagang namamahay-mahay para makipagsugal o naghahanap ng mga patay-patay para makipagsugal. Okay, so, ayan.
Pero mahilig talaga siya. So, hilig niya yung sugal, yung pag taya-taya sa mga ending, pagtaya, yung pag, ano, paglalaro ng mga Poseidos, mga ganyan. Oh my God. So, ewan ko, parang naging addict siya in a way doon. Okay, aside from other things, dun sa pagsusugal. And then, buti na lang, hindi naman yung tipong gano'ng ka-grabe na sinulaan niya yung bahay namin, sinugal niya yung bahay namin, ganyan. Pero papunta na doon. Okay, mabuti na lang siguro nakapag-isip-isip siya na kaunti, kaya medyo naagapan, but still, okay, so medyo nakakalulong talaga. Nakaka-addict din pala talaga yung pagsusugal. So please, kung ikaw yung tipong ganyan, na pastime mo yung pagpupunta ng kasino, okay, kung medyo big time ka kung pagka-casino, and then or yung mga kahit mga patong it's dyan, hanggat maaga pa, hanggat kaya mo pang umiwas, umiwas ka na. It's not a joke, okay? So magigising ka na lang, wala nang natira sa'yo kasi nga sinugal mo na lahat, walang nananalo sa sugal. Okay, so ang nangyayari dyan talagang siguro makakatikim ka ng panalo, pero alam mo yun, nandun kasi yung parang ano eh, pag nanalo ka na, parang gusto mo pang makakuha pa ng mas malaki, ganyan. So, ayan. So, please, huwag natin gagawin yan. Iwasan natin ang sugal. At the same time, okay, maliban sa pagiging sugarol babaero pa pala tong asawa ni Carol, ni Carol tuloy. Sorry, sino si Carol? Si yung ano, ni asawa ni Apple, okay? So, guys, okay, mga lalaki dyan, please, huwag kayong maging babaero. Kung may nabuntis na kayo, meron na kayong girlfriend, may asawa na kayo, doon na kayo sa kanya, okay? Mag-stick to one kayo, okay? Kasi nga, buti sana kung mag-girlfriend-girlfriend lang kayo, okay? So, okay lang yan kasi naghahanap ka ng perfect na partner sa'yo, and then yung maaari itong girlfriend mo ngayon, eh, hindi naman talaga siya yung tamang babae para sa'yo, and then hindi rin ikaw yung tamang lalaki para sa kanya. So, might as well maghanap ka ng iba, and then sabihin mo sa kanya ng maayos na nakikipag-break ka sa kanya because either the feeling is really not there or mas mabuti magkaibigan na lang kayo or maghiwalay na kayo, ganyan, kundi naman maganda yung pagkasama nyo kung toxic na, ganyan. So, wag yung pagsasabayin mo o kaya parang may asawa na, may pananagutan ka na, ito lang kasi, kapag kasal na kayo, wala na, tapos na, yun na yun eh, pumili ka na eh. So, yun, kaya hindi talaga biro yung pagpapakasal. Make sure na yung papakasalan mo ay yung taong mahal mo talaga, yung sigurado ka na gusto mo siyang makasama for life. Hindi, gaya nga na sabi ng matatanda, yung pagpapakasal, hindi siya parang kanin na magmainit pwede mong iluwa. Okay? So, ayun. Kinakailangan, sure na sure ka talaga. And then, para hindi ka mahirapan na magdesisyon na maghiwalay kayo, okay, please, wag yung i-involve mo sa sarili nyo sa mga bagay na dapat hindi nyo ginagawa kung hindi pa kayo mag-asawa. Ano ang ibig ko sabihin? So, prangkahin ko na, wag kayong mag-sex, okay? So, please avoid premarital sex kung hindi nyo talaga mapigilan yung mga sarili ninyo. Okay? So, at least use protection para walang mabuong bata. Kasi, sinasabi ko, yung mga ganyan, mahirap na eh. Pag talagang nakatali ka na dun sa lalaki, mga girl, okay, para sa mga girls, kung nakatali ka na dun sa lalaki, oh, parang same din sa mga lalaki. Kung may anak na kayo dun sa babae, mahirap na siyang hiwalayan. Meron na nag-uog na talaga sa inyo, whether you like it or not, kasi may anak na kayo. Ayun. So, yun lang masasabi ko dyan. Unless you're the type na parang gusto mo lang talaga magkaanak. Okay, no? Whether maghiwalay kayo o hindi, okay lang sa'yo. Bumakaya mong buhayin yung anak mo. Pero, most of the time, ito, palagi ako nanonood ng action sa tanghali, yung Wanted sa radyo ni Rafi Tulfo. Okay? So, sustento. Okay? So, manghingi ka ng sustento dun sa lalaki. Kakalampagin mo siya. Yung lalaki nagtatago kasi hindi ka na nga niya mahal. Okay, so maaaring meron na siyang ibang mahal. Siyempre, gusto niya yun ang gastos niya, yung bagong mahal niya. Ayaw niya ng lipiso magbigay ng pera sa'yo kahit may anak kayo. Okay, so iniisip niya na parang ginagastos mo lang sa sarili mo or baka hindi niya ganun kamahal yung anak mo kasi nga may iba siyang mahal. So, et cetera, et cetera. So, yon. Ang hirap ng sitwasyon na ganun, hindi ba? So, might as well, para hindi mangyari sa'yo yung ganun, huwag ka talagang papayag na may mangyari sa'yo kung babae ka, na may mangyari sa inyo kung hindi pa kayo kasal. Okay? Para at least, kung magkaabarya man, ganyan, maghihiwalay kayo, okay, you can move on with a clean slate, kumbaga. Walang,
wala kang ano extra baggage. Okay. Although okay, no offense sa mga taong ano ha, mga single mothers diyan, single parents. Okay, so I'm not saying na ganun sa lahat, pero I'm just stating the reality, stating the facts. Okay, you know, okay, don't pretend na hindi siya mahirap. Mahirap siya. Okay, so although wala akong anak, okay, aminado ako na wala akong anak, hindi ko naman siya naranasan. But marami rin akong kakilalang ganun ang naging sitwasyon at marami na rin akong nababalitaan na ganyan. So I can tell, okay, mahirap talaga. Pag-alaga nga lang na hayop, mahirap na, ano pa kaya tao, diba? So, ayun nga. So, yun po ang masasabi ko about that. So, tama rin yung naging decision ni Apple. Huwag mo isipin na parang ano, Diyos ko, para mag-i-stay ka dun sa relationship for the kid, parang pakikisamahan mo siya ng pilit. Eh, hindi naman siya, ano eh. I don't know ha, I'm just making this judgment based on kung anong nasabi ni Apple. Parang hindi naman naging mabuting ama yung tao, in a way, kasi nga naghanap ng ibang babae o ganyan, tapos hindi naman siya parang good provider, hindi magpakita o magparinig in 3 days, oh my God. Anyway, so better off na wala yung lalaking yun. So tama lang yung decision niya. Kung kaya naman niyang panagutan or kaya naman yung supportahan yung sarili niyang anak, yung mga anak nila, well and good. Wag ka na magpatali yan sa lalaking, hayaan mo na siya. So bahala siyang magsabog ng magkalat ng lahi niya. Okay, so as long as ikaw at tupagin mo yung sarili mo at tupagin mo anak mo, siguro may darating na lang na tamang lalaki para sa'yo eventually. So kung yun talagang will ni God para sa'yo. Okay. So ayun lang actually masasabi ko dun sa kwento ni Apple. Again, thank you Apple. Dun naman sa second story, yung kwento naman ni Aaron. Okay, for this story, kinakailangan po ninyong panoorin po yung or pakinggan yung haunted na apartment na video. Okay, so para mas maintindihan po ninyo yung kwento. Kasi po kung hindi nyo po yung napanood, medyo mahihirapan po kayo makapag masundan kung anong kwento. So nilagay ko naman po, I'm sure ilalagay ko po dun sa i-link, okay, yung pong link ng kwentong yun para po mapakinggan nyo po muna yung kwento and then para magkaroon ng sense tong kwentong ito kasi continuation po siya. So ito yung pagpapaliwanag ni Aaron kung baka sila umalis dun. So na kausap po na rin siya dito. So according to him, so they think na isa sa mga rason kung bakit nakunan yung ate niya, kung bakit namatay yung baby sa sinapupunan is dahil nga dun sa mga mga multo na nandoon sa bahay na yun, yung ninirahan dun sa bahay na yun. Okay, so ayun, hindi natin masasabi for sure kasi hindi naman sila kumuha ng isang paranormal expert para makapagpatunay kung talagang yun yung nangyari or maring talagang nilang talaga nakalaan na mabuhay yung baby dun sa sinapupunan niya at that point in time. Kasi nangyayari naman talaga yon, nakukunan, and then hindi naman natin pwedeng isisi lahat sa multo yung mga pagkakakunan ng mga babae or pagkamatay ng baby sa loob na siya ng babae. Okay, so mabuti na lang din kasi nga anyway, wala naman silang napapalang maganda doon sa bahay na yon. I think lalo nang parang napapasama sila, parang minamahala sila kumbaga, for lack of a better term. So might as well get out of that house. Okay, so tama na yung ginawa nila, hindi sila makakaalis dun sa bahay na yun kasi they have a contract. Okay, so ayun, kaysa sa kapalaran nila yung buhay nila, yung kapakanan ng kanilang mga anak o yung anak nilang nag-iisa kasi nga namatay yung baby, ayun, mabuti na lang din yung gawin nila at saka huwag na silang tumira dun sa apartment na yun. Okay, so ayun lang naman, wala naman akong question actually about that. Although yun, medyo curious ako kung ano ba yung matandang babae yun na naging baby. So what does that mean? Okay, so ang ibang sabihin nito parang nagpa alam niyo yung The Eye na movie, parang kapag ganun daw parang gustong parang attracted yung mga multo sa buntis kasi they want to be reincarnated. Okay, so ewan ko kung ito yung issue niyo or kung parang fiction lang ba talaga yun or whatever. But anyway, so I hope na yun nga, okay na yung family nito ni Aaron na hindi na sila parang nagkaroon ng ganong klaseng bad luck sa buhay nila. Okay, and then dumako naman tayo dun sa susunod pang story. Okay, dungkol naman dun sa story na to, ang masasabi ko lang yun, ito yung kwento ni MJ. Okay, yung kwento ni... Sorry nga, tika sandali. Okay, yan. Sorry, yun kasi medyo parang... Hindi ako sinisinok eh. Parang na-heartburn ako. But uminom ako ng tubig para sandali.
Okay. Kami na tungkol sa kwento ni MJ, kakaiba. Okay, so nasa Netherlands pala nangyari ito. So, and then, ewan ko kung talagang napagkamalan siya nung ghost na siya yung nawawalang anak. Maaring siguro kasi, I'm not sure ng mga taga-Lebanon, yung mga Lebanese. I think marang Middle Eastern sila, hindi ba? Ewan ko kung may pagka-bumbayin ba yung itsura nito ni MJ. Okay, kaya napagkamalan siyang isang, sila siya yung anak. Or baka naman hindi naman siya napagkamalan. Talagang yung ghost na yun ay distraught, talagang parang maloka-loka siya sa pagdadalamhati sa nangyari sa kanila ng kanyang anak, kaya siya nagtatawag ng yung daughter ganyan, pero actually hindi naman siya yung pinapatungkulan. Nakakaawa yung ganun, ano? Nawa talaga ako, iniisip ko na lang na sana yung ganyan makamove on sila, makapunta sila dun sa dapat nilang paroonan. I hope na sa langit. Okay. Kasi nga, napakahirap ng sitwasyon niya since, yun nga, siguro hindi pa siya ready mamatay. Gusto naman niya maging mabuting ina sa kanyang anak. But, unfortunately, yun nga, her life was cut short because of a disease, an illness, ganyan. Nakakalungkot. So, yan, make sure na tayo, pinapakita natin sa mga mothers natin, na mga mama natin, na we value them kasi hindi natin malaman, hindi natin masabi na kung Dawood, kung hanggang kailan na lang sila. And then, napakasakit yun. Napakasakit talaga na mawala ng isang, ano. Although, okay, parang napakatabo nitong sasabihin ko. Ayoko mag-ano kasi baka, ano eh. Basta anyway, basta, I'm really, really close to my mom. And then, I really want to make sure that I will be able to take care of her, okay, during her old age. So, ayun, kaming dalawa na lang. Kasi lahat naman ng mga siblings ko, may mga asawa na may mga anak, and then ako lang naman yung single, and I think I'll be single for life. Okay, hindi na ako maasa, guys. Sabi ko nga sa inyo. Okay. So, kami dalawa lang talaga ni Mami magkakasama for life. And then, ayun, I hope that I'll be able to have her in my life for a very, very long time pa. Ayun. Ayun, and then, actually, yun lang naman sasabi ko dun. And then, yun na, nainis ako sa mga ganyan. Parang they deny, okay, Dex, yung mga ganyan, tao nakakakita, nakakausap ng mga espiritu, ganyan. Ako hindi, ako, okay, ganito, na paano ko sasabihin. For me, it's really a blessing, a gift, okay, so I don't want to repress that gift, okay, kung sakasakaling mabigyan man ako nito. At siguro, I'll avoid people na would repress my gift, yung parabang, they'll try to diminish it. Yung parang wala yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Matatakot yung mga tao. Ay, nako. I don't care. Okay, so if you're not a person na would understand na ganito ako, na parang hindi mo tanggap na ako yung isang tao may open na third eye, na nakakakita ko ng mga multo, nakakakita ko ng engkanto, ganyan, at hindi ka makaride sa akin, I don't think that we can be friends. Okay? So, siguro, in a way, pwede ko naman kitang anuhin, pagbigyan paminsan-minsan, pero hindi na to the point na parang alam ko naman na meron eh, ano, magsisinungaling ako, so I'll just pretend na walang nangyayari, although may nangyayari naman talaga. Okay, if you're really a good friend, then don't try to diminish what I'm seeing, don't try to degrade na parang wala lang yan, imagination mo lang yan, guni-guni mo lang yan, ganyan. I think yung mga taong yun, they believe but they just don't want to accept it. Gusto nilang parang lihis yung bagay na yun kasi natatakot sila, ayaw nila. Okay, so kung natatakot sila, well, it's their problem, I suppose. It's not yours. But, ayun nga. So, sa ngayon naman kasi wala naman akong problema ng ganyan since hindi naman ako nakakakita nga. Wala akong open na third eye. So, very close nga daw, sabi ni Zach. Okay, so, pero if ever, ako siguro yung tipong makikipag-usap talaga. Although, medyo ano ako ah. So, yan. O nga pala. So, may katanungan siya bakit siya na-drain. Pero, I think I know the reason. Sabi nga talaga ni Zach, nakaka-drain daw talaga yun. So, if you're someone na mahina ang batak mo pero open yung third eye mo, so, there's a likelihood nga talaga na ma-drain ka, mahigop yung energy mo. So, I suppose, itong si MJ, kinakailangan niya talaga magpalakas, magpataas ang batak niya para hindi mangyari yun if ever man na may ma-encounter siya ulit na ghost or encanto na kailangan niya makipag-communicate doon. Because,
Okay, if I were in her shoes, I would communicate. Okay, with ghosts, with spirits, ganyan. Ayun. Okay, I would not be scared. Okay, I will try to help. Okay, if I could, why not? So, it's always good karma to help others. Kumbaga. So, ayun. Yun lang masasabi ko about that. And then, last story, tungkol naman doon sa kwento naman niya, siya yung hindi siya nagpakilala. Okay, so, unfortunately, hindi siya nagbanggit ng pangalan niya, I think. Let me make sure. Wala talaga siyang pangalan. Hindi siya nagpakilala. Ayun. But anyway, so si guy na merong experiences sa actually, unang experience niya is about sa white lady. No, actually, black lady. Black lady na nagbigti or nagpakamatay doon sa puno na akasya. So, ayun. Sabi nga daw nila kapag ano, kapag nakakita ka daw and then meron kang traumatic experience with that, this will forcibly open your third eye and then makakakita ka na palagi after that. Mabuti na lang hindi siya, no? Teka nga, inom lang ako sandali. Ayan. Mabuti na lang hindi siya pinossess noong espiritong yun, okay? Kung sino man siya. Kasi nga, ayun, it appears that she might have malevolent intentions. Kasi, ewan ko, maaaring bias ako siguro kasi nakaitim siya. Okay, hindi siya nakaputi. So, baka may masama siyang balak doon sa sender na yon, kaya ganun yung nangyari. At mabuti na lang din siguro na hindi nga siya nanatili na doon sa lugar. Kasi imagine, diba? Pinutol yung puno. Okay? So, hindi ko naman alam kung bakit ganun yung reaction nila. Bapat pinabindisyon na lang muna nila yung puno. And then, kung ganun na kalaki yung puno, baka nga, dapat hindi na basta-basta pinuputol na walang pahintulot ng DNR. Kasi nga, you know, dapat hindi pinuputol ng puno ng basta-basta kasi nakakatulong sila sa mga bahaga niyan. But anyway, I digress, okay? Ayun, namatay yung taong pumutol ng puno. So, dun pa lang, we could already safely assume na medyo kakaiba itong ano na to, they could kill. Baka nga hindi lang yun kasi yung nakatira doon sa Akasha Tree. Baka may mga encanto rin doon or whatever na nagalit dun sa pumutol. Okay. And then doon naman sa second niyang kwento, okay, so same sender, meron nga daw tuta, okay, so ito yung medyo nakakapangilabot kasi I'm an animal lover, mahilig ako sa mga hayop, lalo na mga cute na hayop, and then tuta, Diyos ko. So, hindi mo isipin na parang nakakatakot yung kasi tuta, diba? So, kung ako, baka pinulot ko pa yon, and then, ano na kayo nangyari sa akin kasi aso mo pala yun, at it turns out, yung tutang yun. Okay, so pwede pala mag-an yung tuta. Kasi, yung binasa ko na nakalaan is ipis. Aswang na nag-an yung ipis. Ngayon, tuta naman. Hindi ko lang na pwede pala sila mag-an yun na parang mga ganyan, diba? Like mga baby versions of the animal. Okay, so mabuti na lang. Mabuti na lang talaga at hindi nangyari yon. Okay, hindi sila napahamak at nakaalis nila. Totoo ba na yung mga aswang ay hindi nakakatawid ng ilog? Okay, so may katotohanan ba yun? Kasi nga hindi na sila nasundan. Kung tutuusin, pwede ba naman silang sundan nun kung gugustin kasi nakatawid nga sila na pangayon. Ano pa kaya yung aswang? Okay, so mas malaskas nga sila sa ordinaryong tao. So, they could also do it if they want to, I suppose. Ayun. So, ayun. Medyo nahihiwagaan lang ako sa bagay na yun. Okay, and then aside from that, what else? Yung kawayan, okay. So yung kawayan, ano kaya yon? So engkanto pa rin, engkanto na ba to? Kasi biglang parang yung kawayan ay biglang bumaba, parang yumuko, para harangan yung daan nila. And then, natakot naman eventually, at umalis din naman dun. So aswang pa rin ba yun o engkanto na doon naluluko sa kanila? So if the sender is hearing this, okay, or may mga nakakaalam ng mga bagay-bagay na ganito, sana makapagbigay kayo ng linaw sa akin since I'm a bit confused. Or hindi naman confused, naiintriga lang ako kung ano bang meron doon. Okay. And then, tungkol naman doon ngayon nga sa kapre, mabuti na lang at mabait yung kapre, no? So, hindi na sila parang tipong pinarasahan sila kaagad na wala pa naman silang ginagawang masama doon sa puno and then parusa kaagad itong si Mr. Kapre. So, ayan. I'm happy na
maano naman siya, mabait naman siya. At hindi na siya nagingi ng kung ano-ano. Kasi yung ibang mga kapre, buti na nanghihingi kung ano, hinihingi lang nila yung mga ano, sigarilyo, ganyan. Okay, so, madali-dali lang yun. And then, kung may dala kang sigarilyo at that point in time, eh, paano pag wala? Okay, so, kailangan mo pang magpunta kung saan para lang ma-anohan yung ano. Ayan. Kung nasaan yung ano, para magpunta doon kung saan yung ano, may tindahan na pwedeng bilhan ng sigarilyo. Or, paano na lang, kunyari, medyo mahirap yung hihingi ng kapre. Like, yung may mga experience dyan sa mga kapre or may nalalaman tungkol dyan. Mga ano-ano ba yung mga pwede nilang hingiin sa'yo? Like, ganun lang ba? Parang, alam ko, favorite nila yung mga yan, yung mga sigiri-sigiri na yan. I suppose, pagkain, madali na lang naman yun kung naghihingi siya sa inyo ng candy, for example, or sweets. Pero may mga kapre ba naghihingi ng medyo mahirap-hirap na bigay? Like, tipong, pahingi ng ginto, yung mga ganyan, or pahingi ng, ano, tipong, ewan ko, ano ba pwede niyang hingiin na medyo mahirap ibigay? Mga tao, ganyan, pahingi ng asawa, ganyan. So, ayan, so may ganun ba? Meron bang ganun mga klaseng demand sa mga kapre na medyo mahirap ibigay? So, please comment down below kung meron kayong alam or may nalalaman kayo about that. And then lastly, okay, yung experience naman niya ay tungkol nga doon sa aswang, yun sa tiktik. Okay, nung namatay yung mother, mother ng tatay niya o lola niya, ganun. Okay, so ayun, yung aswang na yon, hindi ko alam kasi ang alam ko kasi yung tiktik talaga is para sa ano, para sa buntis. So maring hindi talaga kasi yung dun nga si Impactita eh. Di ba meron dun yung tiktik yung si ano, si ano ba pangalan ng paniking yun, yung kasama ni Impactita, ni Jean Garcia, si ano, paniki yata yun, si basta, si ikyata ang pangalan ng Impacta, ni Impactita, yung parang paniking yun. Okay. Ik. Ayun. But anyway, so yun lang masasabi ko about that. So, ano ba? Ah, wala. Sorry. No, kasi parang hatchingin ako eh. Pas parang, hindi naman ako hinatsing pero bumalik na ako kaagad. Ito na parang paadating na yung atsing ko. Sandali lang. Okay, where were we? Sorry, hindi pa rin ako hinatsing pero yun nga. Okay, so might as well continue kaysa maghintay akong hatchingin ako. Ayun nga, so tungkol nga doon sa aswang na yun na sumusunod sa kanila. So, yung Ik, yun yata yung pangalan na nung sidekick ni Impactita. So, ayun, meron siyang ganun, pero hindi naman siya tipong kinakailangan na, hindi naman siya kumakain talaga literally ng mga buntis. Okay, ang kinakain niya talaga, kung sino-sino lang actually. Okay, kung sinong mabiktima niya at that time. Pero, if I'm not mistaken, ang kinakain niya doon mga lang rape sa kanya doon sa pelikulang yun. But anyway, I digress again. Okay. So, ewan ko kung anong balak nitong aswang, malamang hindi maganda. Sa kanila gusto silang kainin. At mabuti na lang at matapang talaga tong tatay ni Sender. Okay. So, at naagapan yun at hindi sila nakain. Actually, yun lang naman. Wala naman akong matatanong na doon sa kwentong yun. So, again, maraming salamat sa pag-share ng kwento ninyo. At sana magbahagi pa kayo ulit ng mga kwentong iba pa. Kasi sobrang nakakatuwa siya, nakaka-enjoy talaga makinig ng mga ganitong klaseng kwento. Mga tungkol sa kababalaghan, mga kwento-kwento nila tungkol sa mga experiences nila na hindi naman natin na-experiences usually. Since bihira lang naman yung mga ganyan mga may mga kwentong kababalaghan. Okay? And now, we've come to the part of the video wherein binabasa natin yung mga comments, okay, ng lahat ng mga nag-comment nga po dun sa pinaka last na video. Ano ba nangyayon sa akin? Nag-garamble na naman ako. Okay. So, I'm sorry, sandali. Isa ko yung sana. Gumaling na ako, okay. So, ayan, uminom na naman ako ng tubig. Uminom na ako ng gamot para malalis na to. And then, I'm not sure if this is an allergy. So, uminom na rin ako ng Alerta, okay, para sa allergy. Kasi nga, feeling ko, isang factor din kasi talaga yung pag-change ng weather. Since biglang mainit na mainit, tapos biglang umulan. And then, unfortunately, naulan na ako nung nakaraan nung umuwi ako galing sa work. Okay, so, anyway, so babasahin ko na po ngayon lahat po ng mga comments po dun sa last na video na in-upload ko, which was yung Tik-Tik na Ipis. O, di ba nakakaloka yung title? Tik-Tik na Ipis.
So let's go ahead and read. Gusto ko sana magsabi ng hi and hello and God bless kay Lizelle Berame. Okay. So according kay Lizelle, kaya Madam Clark, kaya Madam Clark na very close po yung third eye nyo kasi maraming entity ang mahihigop nito. It means it means po na hindi kanila lulubayan. Kaya rin po siguro pasensya na kayo ah. Ano ba nangyayari sa akin? Parang hindi ako makapagbasa. It means po na hindi nila kayo lulubayan. Kaya rin po siguro na meron po kayong diabetes for your spirit to be stuck to only your body. Dapat nakadikit ito lagi sa body nyo. As the saying goes, the spirit are strong, but the body is weak. The spirit is strong, but the body is weak. Kasi po, if ginawa po ng Panginginoon na malakas ang katawan mo, may chance na makuha ito ng entity if and when nakikita mo sila. Kasi syempre, you'll fight them. Kaya lang minsan, they are in groups and you can fight them all. Pasensya na po at nag-i-English ko yung iba kasi may terms po na hindi ko kayang ma-explain in Tagalog. Bisaya kasi ako. Always pray before going to sleep. God bless Madam Clark. Congrats, isang pitik na lang 10K na. And yes, 10K na po tayo. And maraming salamat sa iyo, Lizelle Berame. Itong si Lizelle, ang dami niya na si-share sa akin ng mga kaalaman tungkol sa kababalaghan. So maraming salamat sa iyo. So, kailan ka ba magbibigay ng iyong kwento, Lizelle? So, sana makapag-share ka rin ng kwento mo. So, ayun po. At tungkol naman sa sinabi mo, ewan ko. Siguro yun nga, baka sabi mo, hindi nila gusto yung katawang ko na kunin kasi mahina ako. Dahil may sakit nga akong diabetes. Siguro, ewan ko, hindi ko masabi. Okay, I really can't say. Kasi nga, I'm not really a paranormal expert. I just love paranormal things. Kayo, ano bang opinion niyo about that? So, could you elaborate? Could you back up Lizelle's statement na kaya daw naka-close ang akin third eye is because mahina nga daw yung katawan ko since yun nga, meron akong sickness and then hindi ko kakayanin, nakaka-drain ng energy kung may open na third eye ako at the same time diabetic ako. Ayan, so please leave your comments down below. At hello kay Lily Santiago. Okay, so sabi niya, thanks sa story sis at also sa senders. God bless you all. Okay, so God bless you din, Lily Santiago. Hello kay Nikki Arnaiz na nakikinig from Hong Kong. Kay Maria Victoria Gonzalez. And then, yun. Okay, thank you. Sabi niya kasi congratulations, so thank you. Love Explorer. Okay, so hello sa'yo, Love Explorer. Okay, yes, and thank you rin. At naka 10K subs na tayo. Hello kay Shell Soriano. Thanks for the new upload, Sis Clark. Good morning sa mga Kadalsin Spooks. Enjoy listening here in Singapore. Okay, so hello po. God bless us. At kay Leonor Neville, si LN. Okay. So, according to Leonor Neville, big congratulations for reaching the big milestone of 10K subscribers. We are so very happy for you. And it's very well deserved. All your hard work has paid off. Many thanks as well to all the story contributors and admin staff who work tirelessly behind the scenes for making this achievement possible. Well done all around. So forward and onwards to 15K Dalsin Spooks family. Love, Leonor. Okay, thank you so much, Miss Leonor, Leonor Neville, for saying that. Okay, nakakatouch po talaga. Yes, okay, of course we don't stop at 10K. Okay, so 10K is our goal. Kasi nga, yun nga yung binigay na parang ano ni Isaac para po ma-inspire ako. Para matanggap ko na nga yung gift ko mula sa kanya. But, of course, I'm not going to be just satisfied with 10K. Syempre, sky's the limit. So, I'm ambitious. I'm an ambitious person. Gusto ko makaabot ng more than 10K definitely. So, hindi lang 100K. If possible, I want a million subscribers or 10 million o ganyan. So, why not? Sky's the limit, diba? So, might as well dream big. Okay. And then, of course, habang nag-dream big ka, you also do something to reach your goal.
Hindi lang pang iaasa mo lahat sa wala. Or, i-expect mo na mangyayari na lang yun nang wala kang effort on your part. So, I'm willing to exert effort naman and then do everything I can para ma-reach yung talagang goal ko. Kasi because, as you all know, gusto ko talaga maging isang full-time na YouTuber. Okay, I want to do this for a living talaga. Okay? At, ayun. Okay, so I hope na ma-achieve ko yun at mangyari yun in the future. Para, yun nga, yung mga nagsasabi dyan na sana araw-araw yung upload ko. Yes, I'll do that and more. Okay, kasi nga, I'm planning to do more than one channel. Okay, so kung pwedeng dalawa o tatlo pa nga eh. Okay, gagawin ko yun. So, iba-iba yung content syempre, hindi pare-pareho. Ayan. So, ayun po. So, thank you, Leonor. At sana po talaga makasama ko pa po kayo sa mga susunod pang mga araw at saka buwan at taon. Okay, so, kayo po ng sister mo na si Smart B. You're one of my most special subscribers, same with your other sister na si Wildberry. You're always there to support me and then encourage me no matter what. So, thank you po talaga sa inyo. Okay? Hello din po kay Abby Pasawian. Okay? Tama ba? Ayan, Pasawilan pala. Okay. So, yan. Sabi niya, good evening, Madam Clark. Sobra ako na-excite sa mga kwento. Thank you. I'm so happy to hear that. Or to know that, rather. Thank you, Abby. Hello kay Bernadette Angkog. Okay. Nice for the new stories to those who sent them. Happy to hear another episode, Sis Clark. Thank you, Bernadette. At sana makinig ka ulit sa susunod. Hello kay IA. God bless you and more power to you. Thank you and more power to you as well and God bless. Hello kay Rolf Tarnate. Kay Balandat. Okay, according to Balandat, you know my new story na ulit. Anyway, first time ko mag-comment sa mga uploads mo, Miss Clark. Matagal na talaga akong masugid na nakapakinig sa channel mo. Kasi mahilig ako sa mga horror stories. Nag-comment ako dahil gusto ko lang magpasalamat sa walang sawang pag-share ng mga kwento. God bless po. Maraming salamat, Balandat. And I'm so happy na talagang yung mga dating silent listeners, they are now commenting. Some of them are commenting. So, sobrang gusto ko po talaga to hear from you. At don't think na I only want to hear compliments, I only want to hear good things. If you notice something that I can use para mas ma-improve pa po itong channel natin, para po mas maging maganda at maging kapanapanabik para sa mga listeners and viewers, please let me know, okay? Para po magawa ko po yun. Kasi po, ako po, I'm so willing. I'm very, very open to criticism. So as long as it's constructive. Huwag naman po yung mga criticism na ang pangit ng boses mo, okay? Although may mga ganun talaga, hindi ko talaga maalis yun. So talagang aminado naman ako, I don't have a golden voice. Okay, so hindi, I'm never going to be a singer. Okay, I'm never going to be a radio announcer. Alright, pero ayun nga, so don't you think it's unnecessary to tell me that. So at saka isa pa, what can I do to change that? It's my voice. I suppose I could do voice lessons. Pero not really, okay? Because ito na talaga yung binigay ni God sa akin, okay? And then ang hirap naman na parang minomodulate ko palagi yung boses ko and then eventually I could slip, okay? And then parang mapapahamak pa ako dun at mapabulaan pa ako lalo. So, wag na. So, ito talaga, take it or leave it. This is my voice, okay? So, yun lang masasabi ko sa kanila, sa mga nagko-comment ng ganun. And then, of course, may mga hindi pa rin nawawala, okay? So, yung mga nagko-comment negatively about my gender, okay? About my sexual preference. So, I don't know why sa panahong ito, may mga ganun pa rin tao. Pero, wala akong magagawa kasi ganun sila eh. Ganun siguro sila pinalaki. Ganun yung environment nila. Okay, so wala naman akong hatred for them. It's just that hindi nyo pa rin maalis na masad ako dahil sa mga taong ganon. Okay, pero I just take things in stride and then iniisip ko na lang na mas marami pa rin yung nagmamahal sa akin. Kaya, ayun po. So, doon na lang ako nagko-concentrate sa mga taong na niniwala sa akin na despite all my shortcomings or whatever, they are still there. Okay, na sinusuportahan nila ako, tanggap nila kung ako ano ako, at mahal nila ako kung ano ako. So, doon ako magko-concentrate sa positibo. Okay.
So, ang dami ko na nasabi, no, sa comment mo lang balandat. But anyway, thank you so much. Hello kay Arvin Arguelles. Okay, so thanks for the new upload, friend Clark. Listening here from the USA. So, thank you for listening, Arvin. Hello din kay Tagalog Tales of Terror. Congrats sa 10K, Ma'am Clark. Claim it na, hehe. God bless. So, salamat. Salamat po, Tagalog Tales of Terror. Okay. At hello din kay Kathleen Roque. So, sabi ni Kathleen, hi Clark, how are you? Yes, nakakashock. Apis and also butiki, pwede silang mag-shape shift on those forms. May kwento ang father-in-law ko about such. Pag may time ako, sige si share ulit. God bless us all. And yes, she has already shared that story. So, babasahin ko po ito sa susunod, I think. Siguro next week na. So, I really want to give the other story contributors, mga senders ng chance. So, that's what I'm doing right now. Binabasa ko yung mga kwento nila para po ma-feel nyo na talagang gusto ko po rin basahin talaga yung mga kwento nyo. Na gusto ko naman po talaga. Okay, so just that yun nga po. Kasi yung mga kwento po ng iba, it's talaga sobrang ano na, I really don't have to edit na. Pero don't feel na you cannot send your stories kapag alam nyo na po na medyo hindi nyo po strong point yung pong pagsusulat. Okay, so okay lang po yan. So yun nga lang po, be patient with me. So maaaring matagalan, maaaring hindi ko kaagad mabasa kasi ayusin ko pa po para po mas madali ko pong at maintindihan po ako dito sa ating channel. Kasi mahirap naman na yun, hindi ko po siya ayusin muna. I don't use some time or give time para ma-edit siya ng maganda para maging mag happy or ano ba, parang nawawala ang line of thought ko, para masatisfy natin inyong mga tagapakinig. Okay, so ayun po, ganoon na lang. I'll just leave it at that. Okay, at hello din kay Aya Kayshel. Okay, so thank you, congrats Mommy Clark, 10k subscribers and hoping for more subscribers to come. Thank you Aya and God bless. Hello kay Jack Rocaberte. Okay, sabi niya, I'm a silent listener. First time ko mag-comment. Ayan, sabi ko nga, okay, gaya ng nabagit ko doon kanina kay Balandat. So, salamat po sa mga silent listeners na ngayon po ay lumalabas na po from their hiding places at nagko-comment na po sila. Thank you po. At hello din kay Charisse Andy. Congrats, Idol. Naka 10K na tayo. Este, ikaw pala. No, it's tayo. Remember, I don't refer to this channel as mine. It's ours. So, sa atin po. Channel po natin ito. So, whatever happens here, it's our combined effort. So, ayun po. So, we love you, Idol. God bless. Waiting po kami ng interview ni Zach. Opo, sa ngayon po kasi hinihintay ko pa rin po yung story ni Zach kasi I don't want to read ilalagay ko po yung interview na yon sa hindi po mismong story ni Zach. I think it's much cohesive kapag ganon. Okay, kapag yung kwento talaga ni Zach nung ko ilalagay yung interview. At the same time, okay, so I might as well segue to this. Okay, so as you all know, nagkaroon po tayo ng parang recruitment contest, okay, dun sa isang video ni Zach wherein nag-sponsor siya ng 10 t-shirts para sa 10 lucky winners, okay, so yung mga nakapag-recruit ng marami. Sa ngayon, hindi ko pa talaga na siya nabibilang. Okay, sorry. Hindi ko pa nabibilang lahat ng mga nag-recruit. Okay, so yung mga nagsabi sa kanilang mga kakilala. Okay, na mag-comment dun sa kinayumang aswang ng this person brought me here. Ganyan. Okay, once na nasikasa ko na po siya at nayaroon na pong kwento. Oh, kwento. Tama. Yung story na sabit na po sa akin ni Zach. Then, I'll announce the winners. Okay? So, yung 10 winners na magkakaroon po ng free t-shirt. So, libre na po ito. Kasama na po yung shipping fee. So, wala na kayong babayaran. All you have to do is provide your name, your address, and your telephone number. Okay, ito po. Kasi po, usually, or not usually, pero marami po sa inyo, taga-ibang bansa, or nasa ibang bansa, kasi ang mga OFW, mga Filipino immigrants, unfortunately, hindi po kasi covered noong prices yung pong shipping sa ibang bansa. So,
Pwede po ninyong option is ipa-deliver na lang po natin dito sa bahay nyo dito sa Philippines kung may family pa po kayo nandito or friend. Dito po muna natin ipa-deliver and then kunin na lang po ninyo pag naka-uwi na kayo dito sa Pilipinas. Or if you really want na makuha na po, pwede din naman po natin ipa-ship to sa ibang bansa pero kailangan nyo pong i-shoulder yung shipping fee. Okay? So ayun po, kasi po, yun po syempre kasi na-experience ko na to, nag-ship na po ako dun sa Korea and then sa Germany, medyo malaki po, medyo mahal po yung shipment. Yung shipping fee, mas mahal pa dun sa mismong price ng shirt, okay? So kayo po, nasa sa inyo po yan kung you think it's worth it na ipa-ship po dun sa ibang bansa. Or if you're feeling generous and you want, okay, and then meron kayong friend dito sa Dalsin Spooks or sa someone that you think deserves the shirt or you just want to be nice, pwede nyo pong i-transfer na lang po sa kanya. Sabihin nyo po sa akin, i-message nyo po ako. Once I announce your name na nanalo nga kayo, pwede nyo pong sabihin sa akin na, yun nga po, doon na lang sa taong yun ipabigay or ibigay yung shirt instead na kayo yung tatanggap. Okay, pwede na po yun. As long as itong taong to ay nandito po sa Pilipinas. And then, yun po. So, sila po yung hingang ko po ng mga details nila and then tatanungin ko kung anong size nila and such. Okay. So, ayun po. Yun po yung mga, ano ko, mamaya ko pa sana i-announce pero might as well. Okay, since na-open na yung topic about dun sa interview ni Sak. So, antabayanan po natin yun, yung part 2 ng kwento ng kwentong aswang ni Sak. Okay, doon ko po i-announce po yung mga 10K winners. Doon ko po ilalagay din kung ano po yung nangyari dun sa aming interview. Okay, so ayun po. Okay, so moving on with the video. So, sabi ni Hawaiian girl, okay, si Maria Georgievich. Hello everyone, I hope all is well. It's kind of chilly here in Virginia, USA, and rainy as well. It feels like winter again. Anyway, thanks po sa news story, and please sissy, don't you dare get sick on us. Love you sis, and of course, the rest of the spooky Sindalis family. Mwah. Okay, hello, Ate Maria. I'm so sorry, pero yes, I'm sick. Pero don't worry, kasi as you all can tell, sick or not, I'm still doing a video. Yun nga lang, di ako makakaharap sa camera because I really don't want you guys na makita na parang punas ako ng punas sa ilong ko and then inuubo ako siya kasi nisipon nga. So, I'm not looking my best. Okay. Whatever that is. Pero yun nga, Still, thank you po. Thank you po sa concerning nyo. At maraming salamat po. So, I consider all of you as my blessing. So, blessing po kayo sa akin. So, thank you po talaga. And sana po ay okay ka po dyan sa inyo. So, always wear a sweater or a jacket kapag lalabas para hindi kayo lamigin. I wish na ganyan din dito para medyo hindi naman ako palagi natutuyuan ng pawis sa likod kasi nga sobrang init. Okay, and then biglang uulan. So, ayun po. So, thank you talaga Maria Georgievich, Ate Maria. Okay. At hello din kay Rodrigo Roa Duterte. Okay, President Duterte. Nanonood ka na rin pala ng video ko. Maraming salamat. Okay, pero hindi. I think someone is using this, the President's name. Okay, so, wow, ipis, tik-tik, hehe. Kakadapo lang yan sa akin last week. Okay, naloka nga rin ako. Okay, na yun pala, pwede rin pala maging ipis ang mga aswang. Okay, so, ingat talaga. Akala mo ipis lang siya, yung pala aswang. Okay, so, hello din kay Alpha Omega. Late na naman, but nice story. Thanks, Clark. Baka need mo mag-relax para mo wala ang sipon mo. More power and God bless. Ito na nga, hindi na nga ako nakapasok kanina kasi nga nagpahinga ako. Pero, ayun, may sipon pa rin. Pero kailangan ko na pumasok bukas kasi hindi ako pwede magtagal na walang pasok kasi nga, alam nyo na, okay, kailangan natin kumayod. At saka isa pa yung kawawa naman yung mga kasama ko sa trabaho kasi baka yung trabaho ko saluhin nila. Ayoko naman mangyari yun. Okay. And then hello kay Jennifer Carlos. Okay, congrats Clark for reaching 10K subscribers. Anyway, more power sa'yo at sa channel na to. Thank you, Jennifer. Hello kay si Dai Adisney. Okay, happy 10K mga das. Stay fabulous and spooky. Thanks, ma'am. She's a new story. Ingat ka po palagi. Okay, maraming salamat sa'yo. Si Dai Adisney. Okay. At hello kay Libra Girl. Okay. So, according kay Libra Girl, pareho pa tayong Libra Girl.
Okay. Happy 10K subscribers, Clark. God bless and take care always, mga Kadalsin Spooks. Okay. And then hello kay Shirley Jane Samson. More stories po, kahit busy po ako dito sa Kuwait. Sa Ramadan, pero nakikinig pa rin ako. Thank you. Thank you sa'yo, Shirley. At hello kay Mahaba at Masarap. Kay Tresa E66. Shout out po sa Vendetta from Jeddah, KSA. So, hello sa mga taga Jeddah, KSA. Okay. Sa Vendetta. Hello kay Amalia Gallego. Kay Michael Kelly. Hello. Clark, yung nagtatampo na sender, basahin nilang lang sunod-sunod sa isang episode para hindi magtampo. Actually, oo. Pero hindi, nabasa ko na yung mga kwento nila. So, hindi ko naman alam kung sino yung mga talagang nagtampo. Okay, so may nagbanggit lang sa akin na yun nga, may feedback daw na nagtatampo sila kasi ayan, yung hatsing na hinihintay ko kanina pa ngayon lang dumating. Buti na pause ko yung video bago ako hinatsing. But anyway, so hindi ko naman kilala kung sino talaga yung nagtatampo. May nakarating lang sa akin na feedback na may mga nagtatampong araw. Pero don't worry, wala naman sa akin yun. As long as yun nga, buti na lang sinabi nila sa akin. Because kung hindi ko nalaman, ipatuloy ko pa rin ginagawa yung mga pagbabasa ng mga kwento nila, ano, ng ibang senders na hindi nababasa yun sa kanila. Mali ko nga naman yun. So dapat binibigyan ko talaga ng opportunity na ng lahat na mabasa. So kung medyo maikli yung story nila, then I'll just have to read more stories para mapunuan at maging mahaba yung mapapakinggan yung lahat. So, ayun po. Thank you. At hello kay Jerry and Calvin. Okay. Salamat sa panibagong video, ma'am. Wala pa din po bang nagbabahagi ng kwento na nasa ibang dimensyon? Sana one day makareceive kayo ng kwento galing doon. Thanks po ulit from Riyadh, Saudi Arabia. Ingat po tayo palagi. God bless po, ma'am. Okay. At sabi ni Maria ni Maria Salomena Kua, yan din ang inaabangan ko kay Clark, na unahan mo lang ako, abangan natin. Sure, abangan po yan natin yung ate Maria Salome na Kua, someday makakapag-send din ng message ang taga di ibang dimensyon. Okay, ganito. Unless you could count na taga ibang dimensyon itong si oh my God, I forgot his name. Nakalimutan yung pangalan niya. Yung si Liam. Okay, so, ayan. Sorry, nakalimutan ka pangalan mo. Sila Liam at saka si Marco. So, taga-ibang dimension sila, hindi ba? Dimension ng mga fairies. So, I don't know. Could you count na mas taga-ibang dimension? So, meron na. Okay? So, ano pa bang, unless may alien, okay, alien na nakakapakinig nito at pwede rin sila mag-share ng mga kwento nila. So, well and good. Okay, so, ayun na lang siguro yung pwede natin hintayin. Okay, kuna may isang alien na makakapag-share or iba pang mga inkantado at inkantada na nais magbahagi ng mga kwento nila dito sa ating channel. So, ayun po. Still waiting for those people. Okay, or is that the correct term? People? For those beings. Okay, or whoever na mag-share ng mga kwento nila. Okay, so ayun po. Thank you. At, okay, moving on. Dali. Ayan, ang hirap sa may cold. Okay, so sabi naman ni Cynthia Rather Not Say, di ba pag aswang, nakakapag-shapeshift into an insect, yun yung mga powerful na klase ng aswang? Di ko na kasi matandaan kung dito ko narinig yun or in another channel. I'm not sure. I don't think so na dito mo siya narinig. Baka nga sa ibang channel kasi kakaiba na to. Parang I would remember siguro kung meron nga talagang may nagbahagi na akong kwento na naging insekto siya. Okay. Oh, no. Okay. Baka tinutukoy mo yung kwento nga natin ni Tita Kiara. Yung paniki yun. Hindi siya insekto. It's a paniki. Maliit na paniki. Okay? So, yun nga yung nakwento mo. So, sobrang liit lang nun, pero hindi siya insekto. It's, parang nga, bat. Maliit na paniki. Ayan. So, ayun po. Nakakatuwa ba ang tamang term? Pero kakaiba, di ba? Pwede sila maging hayop na maliit. Ay, speaking of hayop pa, ma-share ko lang. Kanina talaga nagtitilinan naman ako. So, do you know why? Okay, do you guys know why?
Kasi dito, kung mapapansin nyo, dito sa ano ko, well, hindi nyo mapapansin kasi hindi ko naman siya pinapakita. Pero anyway, so may bintana naman dito, although palagi naka-close, nandoon yung aircon ng room na to. Although hindi ko ginagamit yung aircon because, you know, syempre, ang laki ng kuryente, so electric fan lang tayo dito. So tinakpan na siya. So sa likod nun, ng bintanang yun, meron parang bukid, okay? We call it a bukid, pero actually vacant lot lang naman siya, okay? Ah, Diyos ko. Kanina may narinig ako parang ikikikikik, ganyan. Yung parang kung ano, kung matatakotin lang talaga ako sa mga ano, yung isipin ko, yun na nga yung aswang. Ikikikikikik. Alam niyo ba, pag tingala ko, meron dalawang pagkalaki-laking mga daga, Diyos ko. Napasigaw talaga ako, nagtititili ako talaga. Sobrang laki ng daga, as in parang tuta na sa kalaki. Ganun na sila kalaki. Hindi ko alam kung paano sila nakapasok doon sa ano. Sa may bintana sila sa taas. Nakapasok na sila. So, yun nga, nagpasisigaw ko. Yung mami ko tuloy nagtaka o ano na nangyayari sa akin. Bakit daw ako nagsisigaw? Pero yun na nga. Meron kasing ano, not tik-tik, okay, not aswang. But you know, we'll never know. Kasi nga, pwede pala mag-shift-shift yung mga aswang sa maliliit na hayop. Okay? At then, this is not even that small. It's a big rat. Okay, so dalawa sila, Diyos ko, ang haba ng mga buntot nila. Oh my God, nakakapangilabot talaga. So talagang ano, talagang takot ako sa mga daga. Okay, so yung mga bubwit, kaya-kaya ko pa yan. Pero yung mga big rats, okay, talagang rat, okay, hindi talaga, not mice, not mouse, it's rats, okay. So nakakatakot, kinikilabutan talaga ako sa kanila. And then yun nga, so mabuti na wala. And then sabi ni mami, sprayin ko daw ng insecticide. Sabi ko, mawawala ba yun doon? Eh, syempre daw, kapag na-spray daw, hindi nila gusto yung aboy nun, alis daw sila. Ewan ko, gwano ko totoo yun. Pero in-spray ko na lang, so far, hindi naman pala sila nagpapakita ulit. Okay, so, oh my God, wag sana lang at katin itong mga dolls ko, ay nako, maghahalong balat sa tinalupan kung nangyari yun. Talagang manda sila sa akin. Makakalimutan ko, natatakot ako sa kanila. Okay, may makita man lang akong isang ngat-ngat sa mga dolls ko. Okay, but anyway, so yun nga po. So, thank you, since you're rather not say. At sabi naman ni Simply Nona, "Hi, Mami Clark. Enjoy listening here in Gassim, Saudi Arabia. Mami, ang balagaton is a Visayan term for habuli ng aswang. Hirap talaga pag Ramadan, Mami. Actually, 9 days na akong walang kain ng kanin. God bless us all, mga kadalis." Oh, okay. Well, sabi nga ni Kathleen, pwede naman daw kumain pero magtatago ka. So kung magaling ka magtago, gawin mo siguro. Pero siguro taste na lang muna para sigurado. Okay, so huwag na natin siyang i-risk. I think pwede ka naman kumain ng iba, pita bread. Yung, di ba doon naman yung ano, mga pita bread doon yung sa Middle East. Okay, so try mo na lang po muna yung ganun. Mga bread na lang siguro. Ayaw mo noon, makakapag-diet ka in a way. So maybe ito na lang yung gawin mong paraan para makapagbawas-bawas ng timbang. Eh, hindi ako sure kung kailangan mo magbawas ng timbang. For all I know, baka payat ka na talaga. Hindi ka na pwede mag-lose pa ng weight. Pero still, okay, kung sabihin natin na this is your chance to get your body in shape, okay? Since Ramadan, so parang forcibly kailangan mo mag-diet. So ayun na lang, ganun naman lang. Think positive na lang. So yun po. Okay, I hope that helped. Okay, then hello po ulit kay Richelle Luces. Okay, so may second comment siya. Sabi niya, "Thanks sa new upload, madam. Magaganda pa rin po mga stories, kahit short stories lang po. Balagaton sa salita namin, madam, ang ibig sabihin madalas nilalapitan ng mga aswang o kahit anong elemento. Thanks sa mga sender. Take care always, madam. Pagaling ka po. God bless." Okay. So one of these days, gagamitin ko yung word na yan as a title. Okay, so balagaton. Okay, I'll do that. Since marami naman ganito. And could we say then na si Saka ay isang balagaton? Kasi palagi siyang nilalapitan ng mga aswang, marami siyang experiences sa ganun, at mga multo. So ayan, so sa ako nakikinig ka, balagaton ka ba? So ayun po. Okay, and then hello kay Darwina Pensabervisca. "Hello Clark, salamat sa bagong kwento. Kinahiligan ko na talaga na abangan ang mga uploads mo na kwento. Mula sa kwento hanggang sa mga comment namin, matyaga na binabasa mo. Katulad ko na OFW dito sa Saudi, salamat Clark, nakuha mo ang kiliti naming mga subscribers.
Oh, okay. So, salamat, Darwina. At syempre, ano po, so, gaya ng palagi ko nga sinasabi, the reason why binabasa ko talaga is para, okay, this is much better than just replying na thank you, ganyan, yung hi, ganyan. Kasi dito, talagang real time. Talagang nakita nyo na binasa ko. Talagang inintindi ko yung inyong comment and such. Okay? Then, ito talaga yung paraan ko para mapakita sa inyo na mahalaga kayo sa akin na, you know, your opinions count, okay, that I love your comments, I love the thoughts, the thought process that's going on in your minds, okay, so yun po. So, gusto ko po yan, gusto ko po yung open yung po yung communication natin, nalalaman ko po yung mga pulso ninyo, ibig sabihin, alam ko po kung ano po yung gusto nyong marinig, kung nag-i-enjoy ba kayo, kung may kailangan ba akong baguhin, and such. So, gaya ng sabi ko kanina, open po ako for criticism, suggestions, and feedback. So, lahat po yon, I welcome. Okay, so thank you po. Pero, higit sa lahat, gusto ko po malaman na talagang kung natutuwa po kayo sa mga ginagawa ko po. So, yun po talaga yung gusto kong malaman mula sa inyo para po patuloy ko pong gagawin yung ginagawa ko. So, yun po. Okay? Hello, thank you, Darwina. And sabi naman ni Cassie Buen. Okay. Hi, suggest lang ha. Magpamassage ka para mahagod ang baga mo sa likod para lumabas lahat ng plema mo kasi hindi yan nakukuha ng gamot-gamot lang. Tingin ko naman ay okay lang din po na gumawa ka nung katulad dati na random stories. Kahit short, basta magbigyan ng chance yung other subscribers na mabasa ang kanilang stories. Good morning mga Kadalsin Spooks. Sorry hindi updated sa GC. Busy sa trabaho. But still listening from Imus Cavite. Take care and God bless. Oh my God, nanlapit po lang pala kasi, Diyos ko. So, tagay Imus Cavite ka lang pala. Okay. So, yes, okay lang naman yun. So, as long as you're listening, hindi mo nakakalimutan ng Dalsin Spook. So, I understand naman more than anyone else kung gano'ng nagiging busy ang isang tao. Okay, as long as nandito ka pa rin, hindi mo kami nakakalimutan. So, okay lang po yun. Then, sa suggestion mo na magpamassage ako, oh my God, that sounds like a good idea. I just wish na hindi ako masyado mahihiyain kasi trivia mo tungkol sa akin, hindi po ako nagtatanggal ng damit sa harap ng ibang tao. Like, hindi po ako nagta-topless. Okay? So, kahit po na parang pamassage yan, ayoko po mag-topless, nahihiya ako. Siguro kapag nakadamit ako, tapos yung anuhin niya ako, imamassage niya ako, okay lang. Pero, to be topless, okay, whether it's a girl or a boy, no. I'm not comfortable. Okay? But anyway, so we'll see. Baka nga gawin ko yung suggestion mo, Cassie. Okay. Hello kay Griselda Ibasitas. Ang alam ko sa amin ng aswang ay nagaan yung aso, pusa, ibon. Pero ipis, ngayon ko lang nakarinig. Ayun. So, bago lang din sa paninig ko yun, Griselda. So, ngayon ko lang din nalaman na pwede pala yung insekto na gawin ng ano, ng isang aswang. Okay. So, natawa nga ako, to be quite honest. Kasi nga, of all the creatures na pwede niyang gayahin, ipis pa. Okay. Hello kay Mariel Estuesta. Okay. At hi, CC. Thanks sa new upload at thanks po sa mga senders sa mga new stories na na-share niyo po. CC ang balagaton ang tawag sa taong parating pinapakita ng mga aswang o mga elemento at iba pa. At ang balagatan ay ang tawag sa lugar na kunsaan parating may nagpapakita na mga aswang at iba pa. Congrats, CC, konti na lang po, magka-10K na po. God bless and more power, mga kadals. Yes, of course, so we are already at 10K. Salamat, Mariel. Ayan. Okay, so may pangalan pa pala, yung lugar na palaging pinapakitaan, so haunted. Okay, so ang mga haunted na places, yun yung tinatawag na balagatan. Yung balagatan is the person. So yan, bagong kaalaman na naman sa atin. So maraming salamat sa pag-share ng knowledge, Mariel. At sabi naman ni Nikki Arnaiz, okay, so, balagatan means yung palagi na pinapakitaan, okay, palagi na aswang, kumbaga lapitin siya na mamasasamang elemento. Yes, so, thank you, Nikki. At hello kay Myra Villanueva, okay, so hello sa'yo sa mga, sa'yo sa Dubai. Okay, so sabi naman ni Dark Member Gonzalez, hi, Tita Clark. Sorry if hindi ako masyado nakaka-comment kasi gumawa din ako ng story na i-share ko dito. By the way, kapatid, na lay,
Buti naman ngayon at alam ko na na di ako nag-iisa sa nakakapunta sa mundo ng mga engkanto. Sa description mo sa lugar na napuntahan mo, ikaw ay sakop ng lupain ng mga dalakit. Kami naman ay nasa maliit na syudad ng Jor. Okay? At isa pa pala, yung sinasabi ni Lay na parang aswang yung kumagat sa akin. Kung meron nakakaalala, nag-comment ako at na-ask ko kay Kuya Sak if nakakaawa ba yung kagat. At sa GC na 2.0, nag-share din ako doon ng story tungkol sa mundo nila. Salamat ng marami, Tita Clark. At si Ralph Ching din po ito. Hehehe. Oh my God, dalawa pala yung gamit mo, Ralph Ching. So, meron ka palang, ikaw din pala si Dark Member Gonzales at ikaw din pala si Dark Ching. Okay. So, ayun. So, yung pala, actually, nabanggit din natin ni, ni Liam na meron nga ganun nga mga dalakit nun. Okay. So, yun yung tawag dun sa mga taga. Okay. So, gaya ng palagi, alam ninyo, yung sikat na lugar ng mga engkanto, yung Biringan City. So, mga dalakit nun daw yung nakatira doon. And then, yun nga, may mga maligno. Okay. So, yun yung sinasabi ng mga parang aswang. Okay. Mga creatures na yun. So, para silang mga maligno. At according dun kay, nag-share sa akin, okay, si, I think it's not Liam. Okay. So, si JD, sorry, hindi si JD, si Juan J, so Juan Diego, tambag dito. Yun nga, yung nag-share sa akin noon ng kwento, nakalimutan ko yung pangalan niya for some reason, ano ba yan? Ginamitan niya ba ako ng Mahika? Nakalimutan ko ng kanyang pangalan, okay? So, si Diego, okay, so si Diego. Okay, so, ayun, meron nga daw talaga mga ganun, mga maligno, na kumakain daw ng tao, okay? Kumakain ng tao yung mga yon, okay? May mga pangil-pangil at saka mabalasik yung itsura. So, ingat-ingat tayo dun sa kanila. At least hindi sila mukhang cute na tipong deceitful ang kanila or deceiving ang kanilang itsura. Na you'd think that they're nice, they're kind, then yung pala'y kumakain pala sila ng tao, okay? Anyway, so yun po, at saka sabi mo, Ralph Ching, may ginagawa kong kwento. So, I'm hoping and praying na masend mo yon yung kwentong yon para mabasa ko na dito sa aking, sa ating channel, okay? So, yon. Balagaton, it means laging pinapakitaan o habulin ng aswang or engkanto. Yes, so thank you, Math Farulen, okay, for that definition of balagaton. Thank you. At it's me, cake. Tama ba? Parang ano? It's me, Kate, cake. Okay. Balagaton, ibig sabihin kung saan ka pumunta, lagi kang nakaka-experience ng paranormal. O lagi kang inaaswang na na-attract sila sa'yo. Pili lang ang taong balagaton. Okay, so, thank you. So, isa lang kasiguro nga talaga si Sak doon, since palagi nga siya nakaka-experience. Okay. And then, si thanks sa new story, Sir Clark. Inom po kayo ng maraming tubig na maligam-gam. Thank you sa'yo. Nakapangalan. Your name is in Korean characters or Japanese characters, so hindi ko mabasa. But anyway, so yun po. So, thank you. At ginagawa ko ngayon, nilagay ko pa ng lemon at calamansi para ma... Wala na talaga itong nakakainis na sipon na ito at ubo. Okay. Hello kay Steffrey Agahan. Salamat sa mga nagpadala ng kwento. Mabuhay po kayong lahat. At sa upload mo, Clark, nakakagising ligat kayo. Palaging stay happy every day. God bless us all. Thank you, Steffrey Agahan. So, ingat ka palagi dyan. Hello kay Romel Padaw. Okay. So, Idol Clark, ang gaganda po ng mga videos nyo. God bless. Thank you, Romel. At sabi naman ni Helena de la Cruz, okay. Hi, Sis Clark. Happy Mother's Day to all mommies, especially to my mom and to your mom, Sis Clark. Gusto ko yung mga kwento na in-upload, lalo na yung kay Iona. Ah, sino si Iona? Meron ba ako pinasang Iona? Anyway, baka nakalimutan ko lang. Okay, sana madagdagan pa ang mga stories niya. Luna. I think this is Luna. Okay, sorry. Hindi ko na, ano. Luna. Okay. So, sana malagdagan pa mga stories niya na upload. Kasi lagi kong inaabangan si Butchoy Osorio. Sis Clark, may sakit. Sorry? Ah! Okay. Si Butchoy Osorio, Sis Clark, may sakit. Kaya, hindi makapag-comment. Panay kasi ang gala. Sis Clark, salamat and God bless your channel always. Okay, so thank you for telling me na may sakit pala tong si Butchoy Osorio. So Butchoy, pagaling ka, sana po ay
nasa mabuti kang kalagayan, uminom ka na rin ng gamot, huwag kang masyadong gumala kasi ayan, sabi nga ni Helena, kaya ka doon nagkasakit kasi gala ka ng gala. So, bawas-bawasin yung pagagala para hindi ka na magkasakit at saka gumaling ka na ng mabilis. Okay? Ayun po, thank you Helena. At hello kay Alessa Diras. Wow, another story again. Happy listening po sa lahat. Get well soon, Ma'am Shi Clark. Labit na talaga mag-10K. Hooray in advance. And congrats to all. God bless. Thank you, Alessa. And yes, we have reached 10K. So maraming salamat po. Hello kay Rosalyn de la Vega. Hello, have a blessed day to you, Clark. I am one of your avid fans. Lagi ko po hinihintay yung upload nyo. Thank you and God bless mo, OFW of Bahrain. So thank you, Rosalyn, at maraming salamat sa paghihintay ng mga upload. So I'll do my best na makapag-upload regularly. Okay? At hello kay Jordan Gabiaso at kay May Mian Yen. Okay? Nice story kahit maigsi lang. And congrats for reaching 10K. Keep it up. You deserve it. Have a nice day to you. Inom ka ng warm calamansi juice without sugar. Madali kang gagaling. Stay healthy and God bless po. I'm doing that. Actually, lemon. Nilagyan ko pa ng calamansi and then honey. Okay? Kanina nilagyan ko pa ng turmeric. Okay? Para talagang itodo na natin ito. Then uminom na rin ako ng gamot. Yun. And then sana nga gumaling na ako. Wala na itong kakainis na to kasi it's so difficult kapag may sakit ka talaga. Okay. And then, what else? Ah, ito. Si Lisa Castillo Anire. Balagaton, parang habulin ka ng mga aswang. Yes, thank you. Okay? At Cheryl May Cabaron. Ganun na lang po, Mamu. Pag maikli, damihan mo na lang, Mamu, para iba-ibang kwento sa isang araw. Yun na nga ang ginagawa natin. So, thank you, suggestion, Cheryl. Savannah Samarsan. Hello, Ma'am Shi. Good morning. Pagaling po kayo kaagad. Salamat din po sa mga senders natin. Magaganda po ang mga stories nila. God bless po and always take care ulit, Ma'am Shi. Okay? So, thank you, Savannah. At sabi naman ni Arish Malik, Madam Clark, thanks po sa new stories. Praying for Kathleen's health and also congrats mag-10K na po ang channel mo. Muslim po ako. 1 month po ang fasting ngayong Ramadan pero di naman po 1 whole day and 15 hours po. Like, from 3:30 a.m. to 7:30 p.m. and for 3 days po, talagang mahirap ang fasting. Pero the 4th day, okay na po. Uhaw lang po, mararamdaman din po ang gutom. Okay. Share ko lang po about our Ramadan month. Always take care and God bless you po. Last share po please, try na magbanlaw ka ng asin at kalamansi. Pagkatapos nyo maligo, yung pinakalas na pagbabanlaw mo. Turo yan sa akin ng lolo ko na albularyo. Sige, actually nagawa ko na yan before nung nagkasakit ako, remember? Naligo ako sa kalamansi, pero sige, subukan ko nga ulit yan. Okay? So, hi po, sabi ni Love Jane. Hi po, madam. Musta na po kayo? Miss you. Busy lang po, madam. Ramadan kasi sa ibang bansa, kaya minsan na lang makapanood ng YouTube. Salamat sa walang sawang pag-share ng mga stories po at mga senders. Ilang days na lang din na hindi nakakapanood. Same pala tayo, madam. May ubo na rin po ako ilang days na rin. Pero work pa rin, no choice, madam. Sana maging okay ka na. At ako rin. Salamat po ng marami. O yan, ingat ka, Love Jane. So I hope that you're feeling well na. Inom ng gamot, pahinga, inom ng maraming tubig. So yun din yung ginagawa ko. So I'm taking it easy as much as possible para gumaling na. Kasi bawal magkasakit. Tayong mga nangangailangan magtrabaho, hindi talaga pwede magkasakit. Okay. So, yan. Hello kay Dayan de la Peña. Okay. And then kay Nika May Abelgos. Kay Adik Sayo. Okay. And then kay Faye Cansico. Watching po, Ma'am Shi, from Antipolo. Pabati po ng Happy Fourth Monthsary sa amin ng boyfriend ko. Ma'am Shi, bagong subscriber po siya sa channel nyo. Siya po si Carlo Mendoza from Antipolo. Aasahan ko po, Ma'am Shi, na marinig namin ang pagbati mo. We love you po, Ma'am Shi, and more power po sa channel niyo. God bless. Yes, okay, so no problem. So hello sa inyo, Faye Cansico, at kay Carlo Mendoza from Antipolo. So I hope na magtagal ang inyong relasyon, maging steady kayo talaga at loyal sa isa't isa, at sana kayo na talaga yung magkatuluyan sa bandang huli. So please, sana kayo magsawang manood ng mga videos dito sa Talsen's Book. So thank you po sa inyong dalawa, Faye Cansico at saka Carlo Mendoza. So, thank you po. Sabi naman ni
Si Dai Adisney. So, second comment niya to. Yes. Thanks po ate for reading my comments. Sana po makapunta ka dito sa Bohol. Pupuntahan talaga kita kahit saan sa Bohol pa yan. Makita lang kita. Oo nga, sana nga magkita katikita tayo mga subscribers ko, please. Sana magkita tayo. Marami nagkasabi na gusto nga daw nila ng get-together. So I think I will do that next year. Okay, siguro mga around summertime or siguro mga ganon. Okay. And then sa Bohol, sana nga matuloy kasi inaya niya nga ako na kapag umuwi daw siya, isasama daw niya ako. And then gusto ko rin nga makapunta doon because yung mga base doon sa mga videos na sinare niya sa akin, si Tita Ori to. So hello Tita Ori, if you're listening and watching. Gaganda ng mga videos. Okay, so ang gaganda ng mga picture. And sininok na ako. Ang gaganda ng mga picture, so salagang parang paradise talaga yung lugar. So gusto ko talaga makapunta doon. Okay? At hello kay Ginoong Takip Silim Scary Stories. So ayan, thank you sa'yo. Hello kay Tintin Antupina. Okay, new listener from Saudi. At sabi naman ni Ella and Wayne, yes, meron na naman bago. Get well soon po, Sir Clark. I'm your listener from Cebu. Pagaling ka po, ang gaganda ng mga stories niyo, pampatulog ko po sila sa gabi. Gusto ko rin po sana magbahagi ng experience ko from Aswang and Ghost. More subs pa po, stay strong sa channel. Thank you, Ella and Wayne. So kapag gusto po ninyo mag-share, please pasend na lang po sa dollsandspooks@gmail.com. Okay, so again, dollsandspooks@gmail.com. So lahat po ng mga information na kailangan nyo para po makontak ako ay nandun sa description. So please check out the description down below. Ayun po. So thank you. Asahan ko po yung kwento mo para po mabasa po natin dito sa ating channel. Sabi naman ni Ray Ann Pascual, hello Kuya Clark. Good morning. Have a nice day and God bless po always. Thank you and God bless din sa'yo. Okay. Hello kay Juju Kalanji. More Encanto stories, please. Ano kaya yung pakiramdam kapag nasa mundo ka ng mga Encanto? Thank you, Senders and Dals. Dals and Spookers. Okay. I don't know. So, pero I suppose parang normal lang pakiramdam nila. Since I think kapag Encanto ka lang din naman, saka ka makakapunta dun sa lugar na yun. Unless talaga sinama ka nila ng pulasano, inimbitahan ka. But I think na wala naman pakiramdam. Or wala namang kakaibang pakiramdam kapag nandun ka. Okay? So, siguro medyo matatakot ka kung nasa peligro ang buhay mo. Maring yun nga, sabi ko nga, may mga hindi lang naman puro Encantado yun nandoon. May mga maligno na pwedeng kumain ng tao. Ayan. So, yun. Yun ang pakiramdam mo, siguro matatakot ka. Okay. At hello kay James Carl Yamo. Inaabangan ko ang mga kwento mo everyday from Kuwait. So, thank you po, James Carl. At salamat po sa pag-aabang at sana huwag ka magsawa. Hello kay Fatima De Vera. Watching from KSA. Ganda talaga ng mga kwento mo, Sir Clark. Okay, and then si Madeline 08 Baha. I'm watching from Jeddah, Saudi. So, hello Madeline. Thank you sa panonood. Sabi naman ni Ivy Gakutan. Okay, so early morning, nakikinig ako sa stories mo, Clark. Thank you. Kaano-ano mo si Andrew Gakutan, Ivy? Magka-mag-anak ba kayo? Okay, kasi medyo kakaiba kasi yung last name na Gakutan. So, I'm just wondering. So, thank you, Ivy. Hello kay Ella Campusano, okay? At kay DJ Pretty Adam. Yes, I'm the first na mag-watch at mag-like at mag-comment. Yeah, hey, congrats for me. Sobrang mabuhay po tayong lahat, specifically kay Idol Clark. Thank you and congrats sa pagiging first na commenter, DJ PT Adam. At sana palagi ka pang manood. Hello kay John Reniel Sakate. Thank you Clark, avid listening here. New story na naman. Malapit na umabot ang 10k subs mo. Sana tuloy-tuloy pa rin. Thank you sa pagbasa Clark and thank you sa nagpadala ng story. More power and God bless. Okay? Salamat din sa'yo, John Reniel. At God bless din sa'yo. At hello kay General Commander Lin May. Wow, nice story ulit, Ma'am Shi. Okay, so congrats. And then 9.9 na, magiging 10k na, yay. And we've reached 10k. So and the rest is history. Thank you, General Commander Lin May. Okay, at Maria Cristina Manimbao. Nice story, Ma'am Shi. Papunta na sa malachong voice mo. O nga eh.
Try mo uminom ng salabat or drink a teaspoon of apple cider vinegar para hindi tumuloy yung cough mo. As always, good health and God bless you. Yung apple cider vinegar, actually lagi na ako umiinom niyan every day, every time I wake up. Okay, so yung apple cider namin may lemon, may honey. So, yun, tumutungga ako noon tuwing kakagising ko. Wala pang laman ng sikmura ko, hindi pa ako uminom ng tubig. Yun na kaagad yung iniinom ko. So, I don't know kung makakatulong siya sa akin kasi iniinom ko yun before pa eh, nagkaubo pa ako. Anyway, ayun. So, sana nga, gumawala na tong ubong ito at saka sipon. Okay, so, ayan. At hello po kay Minions M. Pa-shout out po sa mahal kong si UV Miz. You've missed? Tama ba yung pakaka-pronounce ko? Okay, but nakikinig din siya sa mga kwento mo. Sabi niya masipag ka daw kasi mag-upload. Nakikinig siya tuwing matutulog na siya. Pagaling ka po and God bless. Salamat Minions M at sa'yo sa inyong yung better half na si You've Missed. Okay, or You've Missed. Okay, so thank you po. At tinatangkilik niyo po mga ina-upload ko po dito sa ating channel. So, I really appreciate it. And God bless po sa inyong dalawa. Okay, hello hello kay Albina Nawal, kay Dina Dangaw, okay, at kay Brylin Arenas, okay. Okay rin po na maikli, basta marami po. Kaysa naman iisa lang, tapos mas marami yung comments nyo kaysa sa kwento. Thanks and patience na po. Okay lang yan. Okay, naiintindihan ko naman na yung tungkol doon, na mas mahaba yung comments. Kasi yun nga po, so about that, remember na binawasa ko po kasi yung mga comments ninyo, and then of course, hindi naman po pwede minasa ko lang, wala po akong reaction. So, talaga nga mas mahaba nga po siya dun sa kwento. Okay. So, ayun po. Pero, pasensya na po kayo dun. Pero, we'll see kung ano po pwede kong gawin sa susunod. Kung pwede ko pong mas habaan pa po yung kwento. Pero, kung mapapansin nyo, mahaba po ang kwento ngayon. Kinangyan. So, tignan natin. Okay. So, hello kay Tess at Chensa. Wow, lapit na maging 10,000 subscribers. Congrats, Sir Clark. Ito ang gusto ko sa channel mo. Mahabang story. Thank you so much sa iyo at sa mga nag-share ng story. More power and God bless. Greetings from Germany. So, danke. Tama ba? O dank lang? Dank. Thank you. Okay. So, ayan. So, thank you po, Tessa Chensa, sa pag-comment po ninyo. At salamat po. Nakarating na pala sa Germany itong videos natin. Although, alam ko na matagal, may subscriber na rin po akong taga-Germany, si Smart B. She's from Germany. Okay, so ayun po. So, hello po kay Estrella Jimenez, and then according to her, take Santi Varley Clark. Oh, okay, yes, narinig ko na to. Actually, palagi ko itong sinasabi sa akin, then hindi ko naman nagagawa. Sige, isa-search ko po. Ngayon na, after this, isa-search ko na yung Santi Varley na yan. Okay, so thank you, Estrella. At sabi naman ni Fita Lawas, sana hindi na kayo magkasakit at gumaling ka agad. Ang gawin mo na lang, sa mga maikling na ikwento, pagsamasamahin mo na lang para humaba, para hindi sila magtampo sa'yo. Pero more power, konti na lang 10,000 na. Yes, at yun na nga ginagawa ko ngayon, Fita. So, thank you sa suggestion. Sabi naman ni Montes, Clark, kahit maikli lang ang mga stories, pero maganda silang lahat. At sana marami pang mag-share ng kanilang mga nakakatakot na stories. Maraming salamat sa lahat na nakikinig at nag-share ng kanilang mga magagandang stories. Thank you, Engineer Melvin Montes or si Montes. So, thank you po talaga. Sobrang appreciate ko po lahat ng mga messages ninyo, pagko-comment po ninyo. At ingat po kayo dyan sa US. Okay? Hello kay Jonalyn Diva. Okay? Oo nga, no? Ano na po nangyari sa lola ng pinsan mo? Nasaan na siya? So yun nga, okay, actually palagi ko nasagot niya eh, kasi nagsenda ulit ng kwento itong si ano, ayun yung nagsend ng kwentong yun. I'm sorry, nakalimutan ko yung pangalan, pero anyway, but yun nga po, he knows naman kung sino po siya. Pero yun nga, I think nasagot po yung katanungan tungkol doon. Okay, then hello kay NJ Clehulaton, okay, at kay Arlene ng Taiwan, okay. At kay Tots Marie. Okay, hello sa'yo, Tots Marie. At Janet Espanyola. Hi, Clark. Ang ganda ng mga kwento mo. Nakakaaliw. Sana dumami pa ang sumusubaybay sa iyong programa. So, thank you po, Janet Espanyola. Okay, sana nga dumami pa tayo. Hello kay Haiken
Ace, okay, malapit na mag-10K at umabot na nga tayo, tumampas na sa 10K. Thank you. At kay Michael Obanyana, first time ko makarinig ng Apis na Tiktik. Yes, first time ko rin actually nung mabasa ko yung kwentong ito. Hello kay Ice Aya Kashel, okay Shell, watching from Qatar. Kay Miyang Ubayid Alnuaymi, okay. Hi madam, masarap pakinggan ang boses mo. O talaga ba? Salamat, okay. Thank you sa'yo. Kay Niara Cram, happy 10K Clark. Yung balagaton, yung madaling maakit, yung aswang at maligno. Hindi ko alam sa Tagalog yun, basta yun yun. Sasabihan ka na mag-ingat ka sa daan, baka may bagat dyan. Malalim yan na Ilonggo o Bisaya eh. Ah, okay. So, ayun. So, I think we've already established yun nga, yung balagaton. Okay. So, Maya Lori, God bless Madam Clark, happy 10K. Unahan ko na kayo ng pagbate. Okay, it's almost there. And yes, we've reached that. So, thank you, Maya. At hello kay Marife Caberto. Hindi ko napigilan na inubo ko, but anyway, I'm okay. Good morning, Madam. New upload, medyo na naman. Mabuti na lang at napatay ko na lahat ng ipis dito sa bahay ng amo ko. Thanks, Madam, sa upload. Ipangaling ka po kaagad. So, thank you, Marife Caberto, at sa Adaw family, kay Liliam Adaw, Armando Adaw, at kay Irish, ay Irish. Okay, hello sa inyong lahat. Okay? At hello kay Cheryl Espiritu, okay? Kay Dean Justin Gadayan, okay? At kay Meredith Liabe. Okay, according kay Meredith, okay? Hi Clark at sa mga kadals and spooks. Natawa naman ako dun sa ipis. I mean sa lahat-lahat ng pwedeng hayop o insekto, bakit ipis? Medyo hindi smart yung pagpili niya ha. Di ba niya alam na halos lahat, kung hindi lahat, ng tao ay ayaw sa ipis at pinapatay ito. Tama nga naman. Okay, so actually naisip ko nga rin yun. Okay, so ano, asa na ba tayo? I wonder kung parang sa Patronus ito ng Harry Potter na may designated animal ka. So every time na magta-transform siya, laging sa ipis? O pwede ka kaya magbago ng kahit ano? Curious lang. Well, sa pagkakalam ko, yung mga aswang is pwede sila magpalit-palit ng anyo ng iba-ibang klaseng hayop. Sila Brandon lang yung talaga nakastick sila sa pagiging aso. Okay? So, ayun po. Yun po yung masasabi ko about that. But anyway, okay? So, let's read. Continue kasi mahaba itong comment ni Meredith. I love it. Okay? About sa third eye naman, pwede ka ba mabuksan ulit ang third eye mo pag sinarado ng isang magagamot? Nung bata ka without anybody's help? Kasi pakiramdam ko, semi-open ang third eye ko. Natatandaan ko kasi nung bata ako, madalas pumunta ang manggagamot sa bahay namin. Nagsusunod siya ng halamang gamot at kapirasong pink na damit. Tapos itatapat yun sa akin para mausukan. Tinanong ko yun sa tita ko minsan at sabi niya, lapitin nga daw kasi ako. So kailangan kontrahin. Kwento ko lang na very quick. Isang gabi kasi, mga around 7 to 8, naiwan ako at yung mga aso sa bahay. Umalis yung fiancé ko. Naghugas ako noon ng mga pinakiina namin nang parang may nakita ako sa gilid ng aking mata. Sa main end, so tinignan ko at nakakita ako ng isang lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana na nakaharap sa may main entrance exit door namin. Ang ipinagtataka ko, wala siyang ulo at siin hanggang liig lang. Oh, di naman ako natakot. Balik lang sa paghuhugas ulit. Kinuwento ko yung sa fiancé ko at sabi niya nakita niya rin daw niya yon. Akala daw niya siya lang daw nakakita. Di na kami natatakot sa ganun dahil sanay na kami. Maraming kwento pa ako. Minsan try ko magpadala sa'yo kapag nagkaroon ako ng time. Anyway, thanks Clark for reading my long comment and God bless sa'yo at sa lahat na mga nakikinig. Okay, thank you so much Meredith. Yes, I hope na magpadala ka nga ng kwento dito sa Dolls and Spooks. I'm very interested to know your experiences. Pero kakaiba ka naman ha, Diyos ko. Ako, hindi ako natatakot sa mga multo, I suppose. I'm not, okay, dinamin ko. Siguro kung ready ako, hindi ako matatakot. Pero kung pag tipong wala sa wish show, parang hindi ko naman iniisip yung ghost at that time, biglang nagpakita sa akin, baka mapatili ako, baka magtatakbo ako. Pero eventually, babalik ako sa lugar na yun para inspeksyonin or what, or baring tumakbo ako papalapit sa multo, depende sa emotion ko at feeling ko nung time na yun.
Pero ayun po. Well, definitely I'm not going to just, you know, na parang baliwala. Siguro nga kasi nga, palagi nakakakita tong si Meredith. Kaya ganun siya. So, kung baga parang desensitized na siya. Hindi na siya affected kapag nakakakita siya. Okay. Ayan, thank you Meredith. At sabi naman ni Miss X, morning all. Hello kay Girly Ginto. Sorry, Girly Quinto ka pa. Akapilito ko pa. Okay. Kay Eric Place Mercado. Okay. Okay, while I'm reading his comment. So, ito, si Eric Place Mercado ay meron din po siyang YouTube channel and he wants me to promote him on his channel. And then, yun na, might as well, habang binasa ko yung kanyang comment, might as well use the opportunity to promote him. Okay? Let me go ahead and read his comment pa. No, not his comment. Yung message niya. Okay. Okay, ito na po. Okay, so yan. So please, so sabi po niya na mag-subscribe nga po dun sa channel po niya. Okay, so ang pangalan po ng channel niya ay Eric Place Mercado. Gaya nga po ng pangalan na nabanggit ko, Eric Place Mercado. So I suppose, maplalaro siya ng mga games nun. So if you're a person who likes online gaming, okay, so you can go ahead and visit his channel. Ayan, nakasubscribe naman po ako. At, ayan nga, tama nga ang opinion ko. So, mostly nagpinapakita doon yung mga ano niya, gaming vlog lang niya. At saka mga paglalaro niya. So, ayan po. So, please visit his channel if you're into that kind of thing. Okay, so, ayan po. Okay, so, ayan po ah. Wala na akong utang sa'yo, Eric. So, I hope na napakinggan mo ito. So, I promoted your channel. Okay, so, hello din po kay Dahlia Marsan. Okay, so salamat Idol Clark from Abu Dhabi. Hello kay Elizabeth Caro. Ang pagkakaalam ko po sa word na balagaton ay ang taong madalas sa pakitaan at inaabangan ng mga bad and evil entity. Lalo na sa daan, especially po kung bukas ang third eye like Zach and his lolo, uncle and cousin. Yes, okay, so gaya nga ng palagi kong sinasample, si Zach yung isa sa mga parang balagaton nga based dun sa description. Okay, so hello kay Marvin Ramos, kay Spooky Silent, okay, hello, kay Cheryl May Cabaron, kay Jonalyn Diva, hello po, okay, so, okay, ibig po sabihin ng balagaton ay yung taong palaging pinapakitaan, so, okay, I think, hindi ko na po siya babasahin lahat since, I think we've already established the fact, yes, so, lapitin po ng mga espiritu, ng mga multo, mga aswang, mga engkanto, yung mga balagaton. So yes, thank you po. Thank you for letting me know. At hello kay Emily Sitzman, kay Alvin Tamayo, kay Sparklight, at kay Brian Achenza. Hi everyone, na-miss ko mag-comment. Totoo ba yung sa ipis? OMG, I'm scared. So every time makakakita ko ng ipis, susugihin ko kaagad. Congrats, Memi Clark, and to Dalsin Spooks, 10,000 subs na. Yay! More subscriber pa sana, and we wish you all the best. Thank you, Brian, at maraming salamat talaga sa'yo. Okay, so sobrang grateful po ako. So if you're not aware, guys, so si Brian ang gumawa ng ating intro. So siya po. So thank you po talaga sa'yo, Brian, at Chensa. Okay. So, sabi naman ni Pinoy Kipi Pasta, you know, 10,000 ka na, ma'am. Madali na mag-review ng mga yellow dollar sign. So hindi ko, ayan, so hindi ko po alam yan kung hindi po kayo nag-upload po sa YouTube and then you're not monetizing your video. So, yung yellow dollar sign, yun po yung lumalabas kapag na nakita po ng YouTube na parang hindi po yata karapat dapat na magroon ng ads yung ano, video. Ayan, so nilalagyan nila ng yellow dollar sign. So, ang dapat makita natin doon ng mga content creator is green dollar sign. Ibig sabihin, may mga ads na lalabas doon sa video and then you can earn money from your video. Ganun po. Okay, so yun po. So sabi niya, kapag meron na nga daw pong ganyan, hindi na ako mahihirapan, okay, na mag-request ng review. Yan. So hindi ko na kailangan mag 1,000 views pa bago pa magkaroon ng review. Okay, thank you for letting me know. Ngayon alam ko na. And that's it. Okay, so yun po yung lahat po ng mga bumaan na comment po dun sa video na yun, yung tik-tik na EP. So salamat po sa pag-comment. I really appreciate it. Again, okay, so
Ah, sorry. Ayun, ano naman ako. So, gaya po ng nabanggit ko po, nakakatulong po sa akin yung lahat po ng mga comments na yan para po malaman po ng YouTube na may activity po dito sa ating channel. I really, really, really appreciate all of you guys. Maraming salamat po. At hindi ko po talaga maabot ito dahil kundi dahil sa inyo. So, sana po, inaas ko lang po sa inyo, sana po ay huwag po kayong bibitiw. Please, sana po, yung pong mga subscribers ko ngayon, subscribers ko pa rin po kayo months from now, years from now. Okay, so yun po, yun po yung pinapalalangin ko na talaga makapag-build po tayo dito ng isang family, kumbaga, isang place wherein we can be ourselves, we can enjoy the paranormal, we can share our experiences, at pwede rin po magbigay ng mga advices na not necessarily about the paranormal. Ayun po. Okay, so yun po actually, sobra po talaga akong thankful sa inyong lahat. Okay, I love you all guys. At kayo naman po, gusto ko lang po sanang batiin lang po ng very quick yung pong mga subscribers or mga friends ko po from this channel na nagme-message po sa akin directly sa Facebook, sa Messenger. So first of all, lagi kong ginagawa, hello po kay Aunt Beth Pulido. Aunt Beth, I hope that you're doing well. Okay, so maraming salamat po sa lahat po ng naitulong niyo po sa akin, sa lahat po ng advice, sa sobrang pag-unawa niyo po sa akin. Love po kita, Aunt. Okay, so sana po ay okay po and God bless po palagi sa inyo. Same goes to Tita Ori Rex. Thank you po, Tita Ori. Sana po ay lalo ba po kayong i-bless ni God. So, maraming salamat po. So, alam niyo na po kung bakit po ako sa inyo nagpapasalamat. Hindi lang po dahil sa napakabait niyo po sa akin, kung hindi po dahil po ang dami niyo pong advice, okay, so ang dami niyo pong binabahagi sa akin ng mga kaalaman. And then you're introduce me to a new friend na maaari pong talaga makatulong din po sa akin dito sa ating channel. Sobra pong na-appreciate ko po yun. So, maraming salamat po talaga, tita. At sa ano po, mga admins po ng aking ng mga group chat, okay? So, hello po kay Tameme, okay, hello kay Cass, kay Jengski, kay Vanessa, hello kay RV, kay Lolo Batman, kay Moy, kay Arn. Okay, so lahat po yon, maraming salamat po sa inyong lahat. So, thank you po. Sana po ay patuloy niyo po ang ginagawa niyo. Huwag po kayo sanang magsawang tumulong po sa akin para po matching po natin talaga yung matatag na isang Dalsin Spooks family. So, ayun, sana talaga magkaayos-ayos na tayo lahat kasi po, to be quite honest, gusto ko po talaga pag-isahin yung mga group chat. Pero I think this is not the right time pa. So, gusto ko po sanang hayaan po muna sila. Okay, so palamigin ko po muna yung mga bagay-bagay. And then, siguro, there will come a time na talaga magkakaisa na lang talaga. Isang group chat na lang po tayo. Kasi, ayun po, mas maganda di ba pag isa lang po tayo at hindi na po tayo magkahiwa-hiwalay. Bakit pa kailangan tayo maghiwa-hiwalay? Okay, kung pwede naman maging iisa na lang tayo. Okay. Ayun, and then hello din kay Ariella Maxine. Oh, Mariela. Okay, so I hope that you're doing well. Sana ay huwag ka na magtampo kasi I feel na nagtatampo ka. Okay, so huwag ka sana magtampo. I hope that you understand kung ano yung po yung nangyayari. Pero definitely po, kung may problema ka po or meron ka pong gustong sabihin sa akin, you can always approach me or I'm just a message away. So just let me know kung ano pang pwede kong gawin or maitulong sa'yo. So, thank you po sa pagsuporta mo sa akin. Kasi, guys, napakabait po ni Ariella. I think na misunderstood lang siya. Marami lang talagang mga tao na hindi nakakaintindi dito kay Ariella. Pero, she's very nice. Okay, so meron po siyang ganito ang puso, kumbaga. Masasabi ko yun kasi nakita ko na kung paano po siya tumulong sa mga kapwa niya. Okay, at the expense of her own resources, ganyan. So please, wag po sana tayong mag-away-away na. So let's all be happy and let's all get along na lang sana. Ayan. At sino pa ba ang gusto kong batiin? Oh, okay. Okay, munti ko na makalimutan. Lagi siyang nag-share na mga ina-upload ko po dito sa Facebook ko, sa channel po. So hello po kay Marites Suzuki. Okay. At hello din po kay Geraldine Henilia from Pontevedra, Negros Occidental. Ayan. Okay. Hello po sa'yo.
Okay, then of course, kay sister ko, kay Maria Georgievich. Okay, so ingat ka palagi, sis. Huwag ka na magpa-stress. Okay. Hello kay Luna Celine. Okay, I hope you're doing well. Kay Ronnie Doliete. At kay Aris Chuchu. Okay. Sino pa ba? Okay, well, I think I've mentioned everyone na gusto kong batiin. Or kung may nakalimutan man ako, pasensya na. But I'll do my best na mabati kayo sa susunod. But anyway, so I hope that you're all in good spirits. Okay, so sana huwag na tayo magkasakit kasi it's so hard. Okay, kapag nagkakasakit. Ayun po. Okay, so I think I'll end the video here. So thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa doubtsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.